Ang matuwid na pamumuhay ni Job. Unang Kabanata. May isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job. Matuwid siya, walang kapintasan ng pamumuhay, may takot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan. Mayroon siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Ang mga pag-aari naman niya ay 7,000 tupa, 3,000 kamelyo, 500 pares ng baka at 500 ang kanyang asnong babae. Marami ang kanyang alipin. Siya ang pinakamayaman sa buong silangan ng Israel. Nakaugalian na ng mga anak niyang lalaki na halinhinang maghanda sa kani-kanilang mga bahay at inaanyayahan nilang dumalo ang 3 nilang kapatid na babae. Tuwing matatapos ang handaan, naghahandog si Job para sa kanyang mga anak. Maaga siyang gumigising at nag-aalay ng handog na sinusunog para sa bawat anak niya. Dahil naisip niyang baka nagkasala ang mga ito at sinadyang magsalita ng masama laban sa Diyos. Ito ang palaging ginagawa ni Job. Ang unang pagsubok kay Job. Isang araw, nagtipon ang mga anghel sa presensya ng Panginoon at sumali sa kanila si Satanas. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Saan ka nanggaling?" Sumagot si Satanas, "Paruot parito na naglilibot sa mundo." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Wala siyang katulad sa buong mundo. Matuwid siya at malinis ang pamumuhay. May takot siya sa akin at umiiwas sa kasamaan." Sumagot si Satanas, "May takot si Job sa iyo dahil pinagpapala mo siya. Iniingatan mo siya at ang sambahayan niya, pati na ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala mo ang lahat ng ginagawa niya, kaya lalong dumarami ang kanyang mga hayop sa buong lupain. Pero subukan mong kunin ang lahat ng iyan sa kanya, at siguradong isusumpa kanya." Sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Sige, kunin mo ang lahat ng mayroon siya, pero huwag mo siyang sasaktan." Kaya umalis agad si Satanas sa harapan ng Panginoon. Isang araw, habang nagkakasayahan sa handaan ang mga anak ni Job sa bahay ng panganay, dumating sa bahay ni Job ang isa niyang tauhan at ibinalita ang ganito, "Habang nag-aararo po kami gamit ang inyong mga baka at pinapastol ang inyong mga asno sa dikalayuan, bigla kaming sinalakay ng mga sabeyo. Kinuha po nila ang mga hayop at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas para magbalita sa inyo." Habang nagsasalita pa ang tauhan, dumating din ang isa pang tauhan ni Job at sinabi, "Tinamaan po ng apoy ng Diyos ang inyong mga tupa at ang mga pastol nito at nasunog. Ako lang po ang nakaligtas para magbalita sa inyo." Habang nagsasalita pa siya, may isa pang dumating at nagbalita, "Sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga kaldeyo. Kinuha po nila ang mga kamelyo at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas para magbalita sa inyo." Habang nagsasalita pa siya, may isa pang dumating at nagbalita, "Habang nagkakasayahan po ang inyong mga anak sa bahay ng kanilang nakatatandang kapatid, bigla pong dumating ang malakas na hangin mula sa ilang at nawasak po ang bahay. Nabagsakan po ang inyong mga anak at namatay. Ako lang po ang nakaligtas para magbalita sa inyo." Nang marinig iyon ni Job, tumayo siya at pinunit ang kanyang damit dahil sa pagdadalamhati. Pagkatapos, inahita niya ang kanyang buhok sa ulo at nagpatira pa sa lupa para sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, "Ipinanganak akong walang dala at mamamatay din akong walang dala. Ang Panginoon ang nagbigay ng lahat ng mayroon ako at ang Panginoon din ang kumuha nito. Purihin ang pangalan ng Panginoon." Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi nagkasala si Job. Hindi niya sinisi ang Diyos. Ang pangalawang pagsubok kay Job. Ikalawang Kabanata. Isang araw,
Muling nagtipon ang mga anghel sa presensya ng Panginoon at muli ring sumali sa kanila si Satanas. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Saan ka nanggaling?" Sumagot si Satanas, "Paruot parito na naglilibot sa mundo." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Wala siyang katulad sa buong mundo. Matuwid siya, malinis ang pamumuhay, may takot sa akin at umiiwas sa kasamaan. Tapat pa rin siya sa akin, kahit na pinilit mo akong payagan ka, nasirain siya ng walang dahilan." Sinabi ni Satanas, "Matatanggap ng tao na mawala ang lahat sa kanya, basta't buhay lang siya. Pero kapag siya na ang sinaktan mo, tiyak na isusumpa ka niya." Sinabi ng Panginoon kay Satanas, "O sige, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya, pero huwag mo siyang papatayin." Kaya umalis si Satanas sa presensya ng Panginoon at sinaktan si Job sa pamamagitan ng mga piksa mula ulo hanggang talampakan. Kumuha si Job ng basag na palayok at ginamit na pangkayod sa kanyang mga sugat habang nakaupo sa abo. Sinabi sa kanya ng asawa niya, "Ano, tapat ka pa rin ba sa iyong Diyos? Sumpain mo na siya at nang mamatay ka na." Sumagot si Job, "Nagsasalita ka ng walang kabuluhan. Mabubuting bagay lang ba ang tatanggapin natin mula sa Diyos at hindi ang masasama?" Sa kabila ng lahat ng nangyari kay Job, ay hindi siya nagkasala kahit sa pananalita. Ang tatlong kaibigan ni Job. Tatlo sa kaibigan ni Job ang nakabalita tungkol sa masamang nangyari sa kanya. Ito'y sina Eliphaz na taga Teman, si Bildad na taga Shua, at si Zophar na taga Naama. Nagkasundo silang dalawin si Job para makiramay at aliwing. Malayo-layo pa sila, nakita na nila si Job, pero halos hindi na nila ito makilala. Kaya napaiyak sila ng malakas. Pinunit nila ang kanilang mga damit at naglagay ng alikabok sa kanilang ulo bilang pagpapakita ng pagdadalamhati. Pagkatapos, umupo sila sa lupa kasama ni Job sa loob ng 7 araw at 7 gabi. Hindi sila nagsalita dahil nakita nila ang labis na paghihirap na dinaranas ni Job. Nagsalita si Job. Ikatlong kabanata. Kinalaunan, nagsalita si Job at isinumpa niya ang araw na isinilang siya. Sinabi niya, "Isinusumpa ko ang araw na ako'y ipinanganak. Naging madilim na lang sana ang araw na iyon at hindi na sinikatan ng araw. Kinalimutan na lang sana ng Diyos sa langit ang araw na iyon. Nanatili na lang sana itong madilim o natatakpan ng makapal na ulap at nilukuban na lang sana ng kadiliman ng kaliwanagan. Kinuha na lang sana ng kadiliman ng gabing iyon nang ako'y isilang at hindi na sana napabilang sa kalendaryo. Hindi na nga lang sana ako ipinanganak ng gabing iyon at wala rin sanang kasayahan noon. Sumpain nawa ang gabing iyon ng mga manunumpa na alam kung paano pakilusi ng Leviathan. Hindi na sana sumikat ang tala sa umaga ng araw na iyon at hindi na sana dumating ang bukang liwayway. Isinusumpa ko ang araw na iyon dahil hindi niya pinigilan ang pagsilang sa akin nang hindi ko na sana naranasan ang ganitong paghihirap. Mabuti pang namatay na lang ako sa sinapupunan ng aking ina. Bakit pa ako kinaling at pinasuso ng aking ina? Kung namatay na sana ako noon, tahimik na sana ako ngayong natutulog at nagpapahinga kasama ng mga hari at mga pinuno ng mundo na nagtayo ng mga palasyo na giba na ngayon. Nagpapahinga na rin sana ako kasama ng mga pinuno ng mga tahanan na ipuno ng mga gintot pila. Mas mabuti pang ako'y naging katulad ng mga batang patay na nang ipinanganak at hindi na nakakita ng liwanag. Doon sa lugar ng mga patay, ang masama ay hindi na gumagawa ng kasamaan at ang mga pagod ay nagpapahinga na. Doon ang mga bihag ay nagpapahinga rin at hindi na nila naririnig ang sigaw ng taong pumipilit sa kanila na magtrabaho. Naroon ang lahat ng uri ng tao.
tanyag man o hindi. At ang mga alipin ay malaya na sa kanilang amo. Bakit pa pinapayagang mabuhay ang taong nagtitiis at nagdurusa? Nagnanais silang mamatay pero hindi pa rin sila namamatay. Hangad nila ang kamatayan ng higit pa sa isang taong naghahanap ng nakatagong kayamanan. Masasaya sila kapag namatay na at nailibing. Bakit kaya niloob pa ng Diyos na mabuhay ang tao nang hindi man lang pinapaalam ang kanyang kahahantungan? Hindi ako makakain dahil sa labis na pagdaramdam at walang tigil ang aking pagdaing. Ang kinatatakutan ko'y nangyari sa akin. Wala akong kapayapaan at katahimikan. Wala akong kapahingahan, pawang kabagabagan ang nararanasan ko. Nagsalita si Eliphaz. Ika-apat na kabanata. Nagsalita si Eliphaz na taga-Teman. Sinabi niya, "Magagalit ka ba kung magsasalita ako? Hindi ko na kayang manahimik. Noon pinapayuhan mo ang maraming tao na magtiwala sa Diyos at pinalalakas ang mahihina at nanlulupaypay. Ang mga salita mo'y nagpalakas sa kanila at umalalay sa mga nanghihina. Pero ngayong ikaw na ang dumaranas ng kahirapan, tila ikaw ang nanghihina at naguguluhan. Hindi ba't kapag may takot ka sa Diyos at namumuhay ka ng matuwid, magdudulot ito sa iyo ng tiwala at pag-asa? Ngayon, isipin mong mabuti. May tao bang matuwid at walang kasalanan na napahamak? Ayon sa aking nakita at nalaman, ang mga taong gumagawa ng kasamaan at kaguluhan, kasamaan at kaguluhan din ang kanilang kahahantungan. Sa isang bugso lamang ng galit ng Diyos, mapapahamak sila. Kahit na sila'y tulad ng malakas at mabangis na leon, tatanggalin pa rin ang kanilang mga ngipin. Mamamatay sila dahil sa gutom, at ang mga anak nila ay mangangalat. May sinabi sa akin ng palihim. Ibinulong ito sa akin sa pamamagitan ng panaginip. Gabi iyon, habang ang mga tao'y mahimbing na natutulog. Natakot ako at nanginig ang buo kong katawan. May espiritu na dumaan sa aking harap at tumayo ang mga balahibo ko at kinilabutan ako. Huminto ito pero hindi ko gaanong maaninag. At may narinig akong mahinang tinig na nagsasabi, "Mayroon bang taong matuwid o malinis sa paningin ng Diyos na kanyang manlilikha? Kung mismong sa mga anghel na lingkod niya ay hindi siya lubusang nagtitiwala at nakakakita siya ng kamalian nila, di lalo na sa taong nilikha lamang mula sa lupa na madaling pisain katulad ng gamugamo. Ang tao'y maaaring buhay pa sa umaga pero kinagabihay patay na at hindi na makikita magpakailanman. Para silang mga toldang bumagsak, namatay sila ng kulang sa karunungan." Ikalimang kabanata. Job, kahit humingi ka ng tulong, walang tutulong sa iyo. Kahit ang mga anghel ay hindi katutulungan, ang galit at paninibugho ay pumapatay sa hangal at sa walang karunungan. Ayon sa aking nakita at nalaman, maaring umunlad ang pamumuhay ng isang hangal, pero bigla na lang isusumpa ng Diyos ang sambahayan niya. Ang mga anak niya'y walang malalapitan at wala ring magtatanggol sa kanila sa hukuman. Ang ani niya'y kakainin ng iba, at kahit ang mga bungang nasa tinikan, ay kukunin ng mga taong gutom. Ang kayamanan niya'y aagawin ng mga taong uhaw sa mga ari-arian. Ang kahirapan at kaguluhan ay hindi tumutubo sa alikabok o lupa. Likas sa tao ang gumawa ng kahirapan at kaguluhan, tulad ng alipatong mula sa apoy na lumilipad pa itaas. Kung ako sa iyo, lalapit ako sa Diyos. Sasabihin ko sa Kanya ang aking kalagayan
sapagkat gumagawa siya ng mga kahanga-hangang bagay at mga himalang hindi kayang unawain o bilangin. Nagpapadala siya ng ulan sa mundo at pinatutubigan niya ang mga bukirin. Itinataas niya ang mga nagpapakumbaba at kinakalinga ang mga nagdadalamhati. Sinisira niya ang plano ng mga mandaraya para hindi sila magtagumpay. Hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan at hinahadlangan ang plano ng mga mandaraya. Hindi sila nakakakita kahit maliwanag at nangangapa sila na parang gabi kahit nakatanghalian. Inililigtas ng Diyos ang mga dukha mula sa kamatayan at sa mga taong makapangyarihan na umaapi sa kanila. Kaya may pag-asa ang mga dukha, pero ang masasama ay kanyang sinasaway. Mapalad ang taong itinutuwid ng Diyos ang pag-uugali. Kaya huwag mong mamasamain ang pagtutuwid ng makapangyarihang Diyos sa iyo, sapagkat ang kanyang mga sinusugatan ay kanya ring ginagamot, at ang kanyang sinasaktan ay kanya ring pinagagaling. Palagi kanyang ililigtas sa mga salot at panganib. Ililigtas kanya sa kamatayan sa panahon ng tagutom at digmaan. Iingatan kanya kung sisiraan ka ng iba, at wala kang katatakutan kung dumating man ang kapahamakan. Ang tagutom at kapahamakan ay iyong tatawanan, at hindi ka matatakot sa mababangis na hayop, sapagkat hindi ka gagalawin ng mga ito, at hindi ka na mahihirapang magtanim sa bukid mong mabato. Mamumuhay ng payapa ang sambahayan mo, at walang mawawala sa iyong mga hayop. Dadami ang iyong angkan na parang kasindami ng mga damo sa lupa. Hahaba ang buhay mo, at hindi ka mamamatay ng hindi sa tamang panahon. Ayon sa aming nalaman at naranasan, napatunayan namin na talagang totoo ang lahat ng ito. Kaya dinggin mo ito at isabuhay para sa ikabubuti mo. Sumagot si Job. Ika-anim na kabanata. Sumagot si Job, kung matitimbang lang ang dinaranas kong pagtitiis at paghihirap, mas mabigat pa ito kaysa sa buhangin sa tabing dagat. Iyan ang dahilan kung bakit nagsasalita ako nang hindi ko pinag-iisipan ng mabuti, sapagkat para akong pinana ng makapangyarihan na Diyos ng panang nakakalason. At ang laso nito'y kumalat sa buo kong katawan. Ang nakakatakot na pana ng Diyos ay nakatusok na sa akin. Wala ba akong karapatang dumaing? Kahit asnong gubat at baka ay umaatungal kapag walang damo. Ang tao na may nagrereklamo kapag walang asin ang kanyang pagkain. Lalo na't kung ang kakainin ay puti lang ng itlog. Ako man ay wala ring ganang kainin iyan para akong masusuka. Naway ibigay ng Diyos sa akin ang aking kahilingan. Matanggap ko na sana ang aking hinahangad. Nabawiin na lang sana ng Diyos ang aking buhay. At kapag ito'y nangyari, masaya pa rin ako. Dahil sa kabila ng aking paghihirap, hinding-hindi ko itinakwil ang mga salita ng banal na Diyos. Ngunit pagod na akong maghintay. At wala na rin ako maaasahan pa. Bakit kailangang patagalin pa ang buhay ko? Kasing tibay ba ako ng bato at gawa ba sa tanso ang katawan ko? Hindi. Wala na akong lakas para iligtas ang sarili ko. Wala na rin akong pagkakataong magtagumpay pa. Bilang mga kaibigan, nais kong damayan ninyo ako sa paghihirap kong ito. Kahit na sa tingin ninyo'y itinakwil ko na ang Diyos na makapangyarihan. Pero kayong mga itinuturing kong kapatid ay hindi pala maaasahan. Para kayong sapa na kung minsan ay umaapaw ang tubig at kung minsan naman ay tuyo. Ito'y umaapaw kapag napupuno ng tunaw na yelo at niyebe at natutuyo kapag tag-init. Kapag dumaan doon ang mga naglalakbay, wala silang tubig na maiinom. Kaya pagdating nila sa ilang namamatay sila. Ang mga ngalakal na nagmula sa Tema at Sheba na naglalakbay ay umaasang makakainom sa sapa
pero nabigo sila. Umaasa silang may tubig doon, pero wala pala. Ang sapa na iyon ang katulad ninyo. Wala rin kayong naitutulong sa akin. Natakot kayo nang makita ninyo ang nakakaawa kong kalagayan. Pero bakit? Humingi ba ako ng regalo sa inyo? Nakiusap ba ako na tulungan ninyo ako mula sa inyong kayamanan? O iligtas sa kamay ng aking mga kaaway? Hindi. Ang pakiusap ko lamang ay sabihin ninyo sa akin ang tamang sagot sa nangyayari sa akin at tatahimik na ako. Sabihin ninyo sa akin kung ano ang nagawa kong pagkakamali. Hindi baling masakit ang sasabihin ninyo, basta't iyon ay totoo. Pero ang ibinibintang ninyo sa akin ay hindi totoo at hindi ninyo mapatunayan. Gusto ninyong ituwid ang mga sinasabi ko dahil para sa inyo, ang aking sinasabi bilang desperadong tao ay walang kabuluhan. Bakit? Kayo ba'y matuwid? Nagagawa nga ninyong ipaalipin ang isang ulila o di kaya'y ipagbili ang isang kaibigan. Tingnan ninyo ako. Sa tingin ba ninyo'y magsisinungaling ako sa inyo? Tigilan na ninyo ang paghatol sa akin dahil wala akong kasalanan. Akala ba ninyo ay nagsisinungaling ako at hindi ko alam kung ano ang tama at mali? Ikapitong Kabanata. Ang buhay ng tao dito sa mundo ay napakahirap. Ito'y kasing hirap ng araw-araw na pagtatrabaho ng isang manggagawa o gaya ng isang aliping nagnanais na sumapit na ang hapon upang siya'y makapagpahinga o tulad ng isang manggagawang naghihintay ng kanyang sweldo. Ganyan din ang kalagayan ko. Ilang buwan na ang aking paghihirap na walang kabuluhan. Kahit gabi naghihirap ako. At habang nakahiga ako, iniisip ko kung kailan darating ang umaga. Napakabagal ng takbo ng oras. Hindi ako mapalagay hanggang magbukang liwayway. Ang katawan ko'y puno ng uod at langib. Nagnanana at pumuputok ang mga pigsa kong namamaga. Nanalangin si Job sa Diyos. Lumilipas po ang aking mga araw na walang pag-asa. Mabilis itong lumilipas. Higit pa sa bilis ng isang habian ng manghahabi. O Diyos, alalahanin niyo po na ang buhay ko'y parang isang hinga lamang at hindi na po ako makadama ng anumang ligaya. Nakikita niyo po ako ngayon, pero sa huli ay hindi na. Hahanapin niyo ako ngunit hindi niyo ako matatagpuan. Kung papaanong ang mga ulap ay nawawala at hindi na nakikita, ganoon din ang mga namamatay. Hindi na sila nakakabalik pa. Hindi na siya makakauwi sa kanyang bahay. At makakalimutan na siya ng mga nakakakilala sa kanya. Kaya po hindi ako maaaring manahimik. Naninikip na po ang aking dibdib. At kailangan ko na pong sabihin ang aking sama ng loob. O Diyos, bakit niyo po ako binabantayan? Isa ba akong dambuhalang halimaw sa dagat na dapat bantayan? Kung gusto ko pong mahiga para makapagpahinga sa tinitiis kong hira, tinatakot nyo naman po ako sa pamamagitan ng mga panaginip at pangitain. Kaya mas mabuti pang sakalin na lang ako at mamatay kaysa mabuhay sa katawang ito. Kinasusuklaman ko ang aking buhay. Ayoko nang mabuhay. Hayaan nyo na lang akong mamatay dahil wala nang kabuluhan ang aking buhay. Ano po ba ang tao para pahalagahan at pagmalasakitan nyo ng ganito? Sinisiyasat nyo siya tuwing umaga at sinusubukan sa bawat sandali. Kung maaari, hayaan na lang muna nyo ako kahit sandali lang. At kung nagkasala naman po ako, ano po ang kasalanang nagawa ko sa inyo o tagapagbantay ng tao? Bakit ako ang pinili ninyong pahirapan? Naging pabigat po ba ako sa inyo? Kung nagkasala po ako sa inyo, bakit hindi nyo na lang ako patawarin? Hindi na rin naman magtatagal at papanaw na ako. At kahit hanapin nyo ako, hindi nyo na ako makikita.
Nagsalita si Bildad. Ikawalong kabanata. Sumagot si Bildad na taga-Shua, "Hanggang kailan ka magsasalita ng ganyan? Nag-iingay ka lang at walang kabuluhan ang mga sinasabi mo. Hindi maaaring pilipitin ng makapangyarihang Diyos ang katarungan o baluktutin ang katuwiran. Nagkasala ang iyong mga anak laban sa Diyos, kaya nararapat lamang ang natanggap nilang kaparusahan. Pero kung lalapit ka sa makapangyarihang Diyos at magmamakaawa sa Kanya at mamumuhay ng malinis at matuwid, kahit ngayon ay agad Kanyang tutulungan at ibabalik sa mabuting kalagayan. At ang kayamanang ibibigay sa iyo ay higit pa kaysa sa kayamanan mo noon. Tanungin mo ang mga matatanda. Alamin mo kung ano ang natutunan ng kanilang mga ninuno. Sapagkat parang kailan lang tayo ipinanganak at kaunti lang ang ating nalalaman. At ang mga araw natin dito sa mundo ay tulad ng anino na hindi nagtatagal. Pakinggan mo sila at sasabihin nila sa iyo ang kanilang nalalaman. Hindi mabubuhay ang halamang tubig kung walang tubig. Mamamatay iyon kahit na pasibol pa lang at hindi pa panahong putulin. Ganyan din ang kahihinatnan ng lahat ng taong tumatalikod sa Diyos. Ang kanyang pag-asa ay mawawala. Ang lahat ng inaasahan at pinagtitiwalaan niya ay kasinrupok ng sapot ng gagamba. Kapag sinandalan ito, agad nalalagot. Dumidikit ngunit mahina ang kapit. Kung titingnan, parang mabuti ang kalagayan niya. Parang tanim na sagana sa dilig at sikat ng araw. Yumayabong ito sa buong hardin at kumakapit ang mga ugat nito sa mga bato. Pero kapag nabunot na ito, hindi na pinapansin. Ganyan ang wakas ng buhay niya. At may tanim na tutubong muli sa lugar na kanyang tinubuan. Ang totoo, hindi itinatakwil ng Diyos ang taong matuwid. At hindi niya tinutulungan ang taong masama. Patatawanin kanyang muli at pasisigawin sa kagalakan. Ipapahiyan niya ang mga napupuot sa iyo at wawasakin ang kanilang sambahayan. Sumagot si Job. Ikasyam na kabanata. Sumagot si Job, "Totoo ang sinabi mo. Pero paano mapapatunayan ng tao na wala siyang kasalanan sa harapan ng Diyos? Kahit na makipagtalo pa siya sa Diyos sa hukuman, wala siyang magagawa dahil sa 1,000 katanungan ng Diyos, hindi niya masasagot isa man sa mga ito. Marunong at makapangyarihan ng Diyos. Sino ang nakipaglaban sa Kanya at nagtagumpay? Walang ano-ano'y pinauuga niya ang mga bundok at natitibag ito sa tindi ng Kanyang galit. Niyayanig niya ang lupa at ang mga pundasyon nito ay nauuga. Kapag inutusan niya ang araw o ang mga bituin, hindi ito sisikat o magbibigay ng liwanag. Tanging siya lang ang nakapaglalatag ng langit at nakapagpapatigil ng alon. Siya ang manlilikha ng grupo ng mga bituin na tinatawag na Oso, Orion, Pleiades at mga bituin sa katimugan. Gumagawa siya ng mga kahanga-hangang bagay at mga himalang hindi kayang unawain at bilangin. Kapag dumadaan siya sa tabi ko, hindi ko siya nakikita o nararamdaman. Kung may gusto siyang kunin, walang makakapigil sa kanya. At sino ang makakapagreklamo sa mga ginagawa niya? Hindi pinipigil ng Diyos ang kanyang gali. Kahit ang mga katulong ng dragon na si Rahab ay yumuyukod sa takot sa kanya. Kaya papaano ko ipagtatanggol ang sarili ko sa Diyos? Ano ang mga salitang maaari kong gamitin para makipagtalo sa kanya? Kahit na wala akong kasalanan, hindi ko maipagtatanggol ang sarili ko. Ang magagawa ko lamang ay magmakaawa sa Diyos na aking hukom. Kahit hilingin ko magkausap kami at pumayag siya, hindi pa rin niya ako pakikinggan. Sapagkat pinapahirapan niya ako na parang sinasalanta ng bagyo at dinadagdagan pa niya ang paghihirap ko ng walang dahilan. Halos malagot na ang aking hininga dahil sa paghihirap na idinulot niya sa akin. Kung lakas ang pag-uusapan, walang tatalo sa kanya. At kung sa hukuman idadaan, sinong makapaghahabla sa kanya?
Kahit na wala akong kasalanan, paparusahan pa rin ako dahil sa mga sinabi ko. Kahit na wala akong kapintasan, wala na itong halaga sa akin ngayon. Kinamumuhian ko na ang aking buhay. Pareho lang naman ang kapalaran ng matuwid at masama. Lahat sila ay mamamatay. Kapag biglang namatay sa kalamidad ang matuwid, natatawa lang siya. Ipinagkatiwala niya ang mundo sa masasama. Tinatakpan niya ang mata ng mga hukom para hindi sila humatol ng tama. Kung hindi siya ang gumagawa nito, sino pa kaya? Madaling lumipas ang mga araw sa buhay ko. Mas mabilis pa ito kaysa sa mananakbo. Lumilipas ito ng walang nakikitang kabutihan. Dumadaan ito na kasimbilis ng isang matuling sasakyang pandagat o ng agilang dumadagit ng pagkain. Kahit tumigil na ako sa pagdaing at pagdadalamhati, at ako'y ngumiti na, nananaig pa rin sa akin ang takot sa mga paghihirap na maaaring dumating sa akin. Dahil alam kong hindi niya ako ituturing na walang kasalanan, yaman din lamang na itinuring na niya akong may kasalanan, wala nang halaga na ipagtanggol ko pa ang aking sarili. Kahit sabunan ko pa ang aking buong katawan para luminis, ilulubog pa rin niya ako sa maputik na hukay upang kahit ang sarili kong damit ay ikahiya ako. Hindi tao ang Diyos na katulad ko. Hindi ko siya kayang sagutin o isakdalman sa hukuman. Mayroon sanang mamagitan sa amin para pagkasunduin kaming dalawa. At mapatigil sana niya ang pagpalo ng Diyos sa akin para hindi na ako matakot. Kung magkagayoy, makakausap ko na ang Diyos ng walang takot. Pero sa ngayon, hindi ko pa ito magagawa. Ika-10 kabanata. Kinasusuklaman ko ang buhay ko, kaya dadaing ako hanggat gusto ko. Sasabihin ko ang aking sama ng loob. Ito ang sasabihin ko sa Diyos. Huwag niyo akong hatulan na masama ako. Sabihin niyo sa akin kung ano ang kasalanan ko sa inyo. Natutuwa ba kayo na pinahihirapan niyo ako? Bakit niyo itinatakwil ang inyong nilikha at sinasang-ayunan naman ang binabalak ng masama? Ang paningin niyo ba'y tulad ng paningin ng tao? Ang buhay niyo ba'y kasing ikli ng buhay ng tao? Bakit pilit niyo akong hinahanapan ng kasalanan? Alam niyong wala akong kasalanan, pero sino ang makapagtatanggol sa akin mula sa inyong kamay? Kayo ang gumawa at humubog sa akin, at ngayon kayo rin ang sisira sa akin. Alalahanin ninyong ako'y hinubog niyo mula sa lupa, at ngayon ba'y ibabalik niyo na ako sa lupa? Hindi ba't kayo ang humubog sa akin mula sa sinapupunan ng aking ina na parang keso na hinubog mula sa gatas? Binuo niyo ang aking mga buto at litid at saka binalutan ng laman at balat. Pagkatapos binigyan niyo ako ng buhay, pinakitaan ng kabutihan at iningatan. Pero nalaman ko na ang tunay ninyong plano sa akin ay ang bantayan ako kung magkakasala ako. At kapag nangyari iyon, hindi niyo ako patatawarin. Nagkasala man ako o hindi, pareho lang naman na nakakaawa ako. Dahil sa labis na kahihiyan at paghihirap na dinaranas ko, pinagsisikapan kong bumangon, pero para kayong leon na nakaabang sa akin. Ginagamit niyo ang inyong kapangyarihan laban sa akin. Patuloy niyo akong isinasakdal at lalo kayong nagagalit sa akin. Walang tigil niyo akong nilulusob. Bakit niloob niyo pa na isilang ako? Sana'y namatay na lang ako at wala nang nakakita sa akin. Hindi na lang sana ako nilikha. Namatay na lang sana ako bago isinilang at itinuloy sa libingan. Maikling panahon na lang ang natitira sa akin. Kaya hayaan niyo na lang ako para kahit saglit man lang ay sumaya naman ako bago ako pumunta sa lugar na malungkot at madilim at hindi na ako makakabalik pa rito. Napakadilim sa lugar na iyon, palaging gabi at walang liwanag, at naghahari doon ang kaguluhan. Nagsalita si Zophar. Ika-11 kabanata. Pagkatapos, sumagot si Zophar na taga Naama,
Hindi dapat palampasin itong mga sinabi mo. Hindi mapapatunayan ng isang tao na wala siyang kasalanan sa pamamagitan lang ng kanyang mga salita. Sa tingin mo ba'y mapapatahimik kami ng mga sinasabi mong walang saysay? Akala mo ba'y hindi ka namin sasawayin sa iyong panunuya? Sinasabi mong tama ang iyong paniniwala at matuwid ka sa paningin ng Diyos. Magsalita sana ang Diyos laban sa iyo at sabihin sa iyo ang mga bagay na hindi mo pa alam. May mga bagay na alam mo na. May mga bagay ding hindi mo pa alam. Alam mo bang ang parusa ng Diyos sa iyo ay kulang pa sa nararapat sa iyo? Kaya mo bang unawain ang lahat-lahat tungkol sa Diyos? Mas mataas pa ito kaysa sa langit at mas malalim pa kaysa sa lugar ng mga patay. Mas malawak pa ito kaysa sa mundo at mas maluwang pa kaysa sa dagat. May hahambing mo kaya ang karunungan mo sa Kanya? Halimbawang dakpin ka ng Diyos, iharap sa hukuman at ipakulong. May makakapigil ba sa Kanya? Alam niya kung sino ang mga mandaraya at hindi lingid sa Kanya ang kanilang kasamaan. Ang mangmang ay imposibleng maging marunong gaya ng asnong gubat na imposibleng manganak ng tao. Job, kung magsisisi ka at lalapit sa Diyos at tatalikuran ang iyong mga kasalanan at kung pati ang sambahayan mo ay magsisisi sa kanilang kasalanan, tiyak na hindi ka na mapapahiya. Tatatag ang iyong pamumuhay at wala ka ng katatakutan. Makakalimutan mo na rin ang iyong paghihirap na parang tubig na umagos lang at nawala. At ang buhay mo'y magiging mas maliwanag pa kaysa sa sikat ng araw sa katanghaliang tapat. At ang dati mong buhay na madilim ay magiging maliwanag na parang umaga. Mapapanatag ang buhay mo dahil may bago kang pag-asa. Iingatan ka ng Diyos at makapagpapahinga ka ng walang kinatatakutan. Matutulog ka ng walang mananakot sa iyo at marami ang hihingi ng tulong sa iyo. Pero ang masasama ay mabibigo at walang patutunguhan. At ang tanging pag-asa nila ay kamatayan. Sumagot si Job. Ikalabindalawang kabanata. Sumagot si Job, ang akala nyo ba'y kayo lang ang marunong at wala nang matitirang marunong kapag namatay kayo? Ako man ay marunong din gaya ninyo. Hindi kayo nakahihigit sa akin. Alam ko rin ang lahat ng sinasabi ninyo, pero naging katawa-tawa ako sa aking mga kaibigan kahit na matuwid ako at walang kapintasan. At kahit sinagot ng Diyos ang mga dalangin ko noon, ang mga taong naghihirap na gaya ko na tila mabubuwal ay kinukutya ng mga taong walang problema. Pero ang mga tulisan at ang mga taong ginagalit ang Diyos ay namumuhay ng payapa. Gayong ang dinidiyos nila'y ang sarili nilang kakayahan. Matututo ka sa iba't ibang hayop. Ang lumalakad, lumilipad, gumagapang at ang lumalangoy. Sapagkat alam nila na ang Panginoon ang may gawa nito. Nasa kamay niya ang buhay o hininga ng bawat nilalang. Kung alam ng dila ng tao kung alin ang masarap o hindi masarap na pagkain, alam din ang tainga ng tao kung alin ang mabuti o masamang salita. Maraming alam sa buhay ang matatanda, dahil habang tumatagal ang buhay nila, lalong dumarami ang kanilang nalalaman. Pero ang Diyos ay hindi lang nagtataglay ng karunungan. Nasa Kanya rin ang kapangyarihan at Siya lang ang nakakaunawa kung ano ang dapat gawin. Walang makapag-aayos ng Kanyang sinisira at walang makapagpapalaya sa Kanyang ikinukulong. Kung pipigilin Niya ang ulan, matutuyo ang lupa. At kung ibubuhos naman Niya ito, babahain ang lupa. Makapangyarihan Siya't matagumpay. At nasa ilalim ng Kanyang kapangyarihan ang mandaraya at ang dinadaya. Inaalisan Niya ng karunungan ang mga tagapayo at ginagawang mangmang ang mga hukom. Pinaaalis Niya ang mga hari sa kanilang trono at ipinabibihag. Tinatanggal Niya sa tungkulin ang mga pari at ang mga taong may kapangyarihan. Pinatatahimik Niya ang mga pinagkakatiwalaang tagapayo at inaalis ang karunungan ng matatanda. Hinahamak Niya ang mga mararangal na tao at inaalisan ang kakayahan
ang mga may kapangyarihan. Ang mga lihim ay kanyang inihahayag, at ang madilim ay pinapalitan ng liwanag. Pinalalakas niya ang mga bansa at pinapalawak ang kanilang teritoryo, pero ibinabagsak din niya ito at winawasak. Ginagawa niyang mangmang ang kanilang mga pinuno at inililigaw sila sa ilang. Kaya para silang bulag na kumakapa sa dilim at sumusuray-suray na parang lasing. Ikalabintatlong kabanata. Nakita ko't napakinggan ang lahat ng sinabi ninyo, at ito'y aking naunawaan. Ang alam ninyo ay alam ko rin. Hindi kayo nakahihigit sa akin. Pero hindi na ako makikipagtalo sa inyo tungkol sa kalagayan ko. Sa makapangyarihang Diyos ko na lang ito idudulog, sapagkat pinagsisikapan ninyong gamutin ako ng kasinungalingan. Lahat kayo'y parang manggagamot na walang silbi. Mas mabuti pang tumahimik na lang kayo. Iyan ang pinakamabuti ninyong gawin. Pakiusap naman. Pakinggan ninyo ang katuwiran ko. Ipagtatanggol nyo ba ang Diyos sa pamamagitan ng pagsisinungaling? Kumakampi ba kayo sa Kanya? Ipagtatanggol ba ninyo siya? Kung siya sa atin kaya kayo ng Diyos, may kabutihan kaya siyang makikita sa inyo? Huwag ninyong isipin na madadaya ninyo siya tulad ng pandaraya ninyo sa mga tao. Tiyak na sasawayin kayo ng Diyos kahit na kinakampihan ninyo siya. Hindi ba kayo natatakot sa kapangyarihan niya? Ang mga binabanggit niyong kasabihan ay walang kabuluhan. Ito'y parang abo. Ang mga katuwiran niyo ay marupok gaya ng palayok. Tumahimik kayo habang nagsasalita ako. At anuman ang mangyari sa akin, bahala na. Nakahanda akong itaya ang buhay ko. Tiyak na papatayin ako ng Diyos. Wala na akong pag-asa. Pero ipagtatanggol ko pa rin ang aking sarili sa Kanya. Baka sakaling sa pamamagitan nito ay maligtas ako, dahil walang masamang tao na makakalapit sa Kanya. Pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko. Ngayong handa na akong ipagtanggol ang sarili ko. Alam kong mapapawalang sala ako. Sino ang makapagpaparatang na nagkasala ako? Kung mayroon nga, mananahimik na lang ako hanggang sa mamatay. O Diyos, dalawang bagay lang ang hinihiling ko sa inyo, na kung ibibigay niyo sa akin ay hindi na ako magtatago sa inyo. Tigilan niyo na ang pagpaparusa sa akin, at huwag niyo na akong takutin ng mga nakakatakot na parusa ninyo. Kausapin niyo ako at sasagot ako, o kaya'y ako ang magsasalita sa iyo at sagutin niyo ako. Ano-ano po ba ang mga nagawa kong pagkakamali at kasalanan? Sabihin niyo po sa akin ang aking pagkakamali at mga kasalanan. Bakit umiiwas kayo sa akin at itinuturing niyo akong kaaway? Bakit niyo ako tinatakot at hinahabol? Para lang akong dahon o tuyong ipa na tinatangay ng hangin. Inililistan niyo ang mabibigat na paratang laban sa akin, at isinasama niyo pa ang lahat ng kasalanan ko noong bata pa ako. Para niyong ikinadena ang aking mga paa. Bawat hakbang ko'y binabantayan niyo, at pati bakas ng paa ko'y sinusundan ninyo. Kaya para na akong isang bagay na nabubulok o isang damit na sinisira ng amag. Ikalabing apat na kabanata. Ang buhay ng tao ay maikli lamang at puno ng kahirapan. Ang katulad nito ay isang bulaklak, namumukadkad pero agad nalalanta. Katulad din ito ng aninong biglang nawawala. Kaya Panginoon, bakit kailangan nyo pang bantayan ng ganito ang tao? Gusto nyo pa ba siyang hatulan sa inyong hukuman? May tao bang nabubuhay na lubusang matuwid? Wala, sapagkat ang lahat ay ipinanganak na makasalanan. Sa simula pa'y itinakda niyo na kung gaano kahaba ang itatagal ng buhay ng isang tao, at hindi siya lalampas sa itinakda niyong oras sa kanya. Kaya hayaan niyo na lamang siya para makapagpahinga naman siya, katulad ng isang manggagawa pagkatapos magtrabaho. Kapag pinutol ang isang puno, may pag-asa pa itong mabuhay at tumubong muli, kahit na matanda na ang ugat nito at patay na ang tuod. Tutubo itong muli na parang bagong tanim
kapag nadiligan. Pero kapag ang tao'y namatay, mawawala na ang lakas niya. Pagkalagot ng hininga niya, iyon na ang wakas niya. Kung papaanong bumababa ang tubig sa dagat at natutuyo ang mga ilog, gayon din naman ang tao'y namamatay at hindi na makakabangon pa o magigising sa kanyang pagkakatulog hanggang sa maglaho ang langi. Panginoon, itago niyo na lamang po sana ako sa lugar ng mga patay hanggang sa mawala ang galit niyo sa akin at saka niyo ako alalahanin sa inyong itinakdang panahon. Kung mamatay ang tao, mabubuhay pa kaya ito? Kung ganoon, titiisin ko ang lahat ng paghihirap na ito hanggang sa dumating ang oras na matapos ito. At sa oras na tawagin niyo ako, Panginoon, sasagot ako at kasasabikan niyo ako na inyong nilikha. Sa mga araw na iyon, babantayan niyo pa rin ang aking mga ginagawa, pero hindi niyo naaalalahanin pa ang aking mga kasalanan. Parang ipinasok niyo ito sa bag at tinakpan para hindi niyo na makita. Pero kung papaanong gumuguho ang mga bundok at nahuhulog ang mga bato mula sa kanilang kinalalagyan, at kung paanong nagiging manipis ang bato sa patuloy na pag-agos ng tubig at gumuguho ang lupa dahil sa malakas na ulan, ganyan niyo rin sinisira ang pag-asa ng tao. Nilulupig niyo siyang lagi at namamatay siya, at binabago niyo ang mukha niya kapag patay na siya. Hindi na niya malalaman kung ang mga anak niya ay nagtamo ng karangalan o kahihiyan. Ang tanging madarama na lang niya ay ang sarili niyang paghihirap at kalungkutan. Nagsalita si Eliphaz. Ika-15 kabanata. Sumagot si Eliphaz na taga-Teman, "Job, ang taong marunong ay hindi nagsasalita ng walang kabuluhan. Hindi siya nakikipagtalo sa mga salitang walang saysay. Pero ang mga sinasabi mo'y magtutulak sa tao upang mawala ng paggalang sa Diyos at magiging hadlang sa paglilingkod sa Kanya. Ang sinasabi mo ay bunga ng iyong kasamaan at dinadaya mo ang iba sa pamamagitan ng iyong mga sinasabi. Hindi na kailangang hatulan pa kita, dahil ang iyong mga sinasabi mismo ang nagpapatunay laban sa iyo. Akala mo ba'y ikaw ang unang isinilang? Ipinanganak ka na ba bago nilikha ang mga bundok? Narinig mo na ba ang mga plano ng Diyos? Ikaw lang ba ang marunong? Ano bang alam mo na hindi namin alam? At ano ang naunawaan mo na hindi namin naunawaan? Natuto kami sa matatanda na mas matanda pa kaysa sa iyong ama. Sinabi namin sa iyo ang mga salitang mula sa Diyos na makapagbibigay ng lakas at aliw sa iyo. Hindi pa ba sapat iyon? Bakit nagpapadala ka sa iyong damdamin? Nabubulagan ka na ba sa katotohanan para magalit ka sa Diyos at magsalita ng masama laban sa Kanya? Kaya ba ng isang tao na mamuhay ng malinis at matuwid sa paningin ng Diyos? Ni hindi nga lubusang nagtitiwala ang Diyos sa mga anghel niya. Kung ang mga nilalang niyang ito na nasa langit ay hindi lubusang malinis sa kanyang paningin, ang tao pa kaya na ipinanganak na masama at makasalanan at uhaw sa paggawa ng masama? Job, pakinggan mo ako. Sasabihin ko sa iyo at ipapaliwanag ang mga naranasan ko. May masasabi rin tungkol dito ang mga marurunong na tao na natuto sa kanilang mga ninuno. Sila lang ang nagmamay-ari ng kanilang lupain at walang dayuhang sumakop sa kanila. Ang taong masama ay maghihirap habang buhay. Palagi siyang kinakabahan kahit na walang panganib, dahil iniisip niya na baka salakayin siya ng mga tulisan. Takot din siyang pumunta sa dilim dahil baka may pumatay sa kanya kung saan-saan siya naghahanap ng pagkain. Alam niyang malapit nang dumating ang kapahamakan, kaya labis ang kanyang pagkatakot. Katulad ng hari na naghahanda sa pagsalakay sa kanyang mga kaaway, nangyayari ito sa kanya dahil nagre-rebelde at sumusuway siya sa makapangyarihang Diyos. Para siyang nakahawak sa matibay na kalasag at handang kalabanin ng Diyos. Kahit mataba at mayaman siya ngayon, titira siya sa mga gibang bayan
sa mga bahay na walang nakatira at malapit ng gumuho. Hindi na dadami ang kanyang kayamanan at ang mga natitira niyang yaman at ari-arian ay hindi na magtatagal. Hindi siya makakatakas sa kapahamakan. Magiging tulad siya ng puno na ang mga sangay masusunog. Lahat ng ari-arian niya ay mawawala sa isang ihip lamang ng Diyos. Huwag sana niyang dayain ang sarili niya sa pamamagitan ng pagtitiwala sa mga bagay na walang kabuluhan dahil wala siyang makukuha sa mga iyon. Maagang darating sa kanya ang kanyang parusa at hindi na siya uunlad pa. At magiging tulad siya ng ubas na nalalaga sa mga hilaw na bunga o katulad ng ulibo na nalalaga sa mga bulaklak, sapagkat mamamatay ng walang lahi ang mga taong walang takot sa Diyos. At ang mga bahay na itinayo nila mula sa mga suhol ay masusunog. Ang lagi nilang iniisip ay ang manggulo, gumawa ng masama at mandaya. Sumagot si Job. Ika-16 na kabanata. Sumagot si Job, "Napakinggan ko na iyan noon pa. Sa halip na aliwin ninyo ako, lalo nyo pang pinabigat ang paghihirap ko. Hindi na ba kayo titigil sa pagsasalita ng walang kabuluhan? Ano bang gumugulo sa isipan nyo at wala kayong tigil sa pakikipagtalo sa akin? Kung kayo ang nasa kalagayan ko, masasabi ko rin ang katulad ng mga sinasabi ninyo sa akin. Pagsasabihan ko kayo at kukutsain pa, pero hindi ko gagawin iyon. Sa halip magsasalita ako ng mga salitang makapagpapalakas at makapagpapaaliw sa inyo. Ngunit sa ngayon, patuloy pa rin ang paghihirap ko kahit ano pa ang sabihin ko. At kung tumahimik man ako, hindi rin ito mawawala. O Diyos, pinanghina niyo ako at winasak ang buong sambahayan ko. Pinapayat niyo ako. Butot balat na lang ako. At ayon sa iba, ito ang katunayan na ako'y nagkasala. Sa galit niyo, O Diyos, sinalakay niyo ako para kayong mabangis na hayop na lumuray ng aking laman. Nagngangalit ang inyong ngipin at tinititigan niyo ako na parang ako'y inyong kaaway. Kinukutya ako at pinagtatawanan ng mga tao. Sinasampal para hiyain. Nagkaisa sila laban sa akin. Ipinaubaya ako ng Diyos sa kamay ng taong masasama at makasalanan. Maganda ang kalagayan ko noon, pero sinira niya ako. Hinawakan niya ako sa leeg, inilugmok, at ginawa niya akong puntiryahan. Pinalibutan ako ng mga tagapana niya at walang awang pinagpapana. Tinamaan ang aking bato at ang apdo ko'y bumulwak sa lupa. Paulit-ulit niya akong sinusugatan. Sinasalakay niya akong parang mandirigma. Nagdamit ako ng sako at naupo sa lupa para magluksa. Namumula na ang mukha ko at namumugto na ang mga mata sa kakaiyak. Wala akong nagawang kasalanan at tapat ang aking panalangin. Ang katulad ko'y isang taong pinatay na nakikiusap sa lupa na huwag tatabunan ang kanyang dugo hanggat hindi niya nakakamtan ang katarungan. Kahit ngayon, ang saksi ko'y nasa langit. Siya ang magpapatunay na wala akong kasalanan. Hinahamak ako ng mga kaibigan ko, pero umiiyak ako sa Diyos at humihingi ng tulong sa Kanya. Ang saksi ko ang siyang magmamakaawa sa Diyos para sa akin, katulad ng taong nakikiusap para sa kanyang kaibigan. Sapagkat malapit na akong pumanaw at hindi na babalik pa. Ika-17 kabanata. Malapit na akong mamatay. Parang malalagot na ang hininga ko. Nakahanda na ang libingan para sa akin. Napapaligiran ako ng mga mangungutya. Kitang-kita ko kung paano nila ako kutsain. O Diyos, tulungan niyo po ako na makalaya. Tanging kayo lang ang makakatulong sa akin. Isinaran niyo ang isipan ng aking mga kaibigan para hindi sila makaunawa. Kaya huwag ninyong payagan na magtagumpay sila sa kanilang mga paratang sa akin. Katulad sila ng taong nandadaya sa kanyang mga kaibigan para magkapera. At ito ang magiging dahilan
ng paghihirap ng kanyang mga anak. Ginawa akong katawa-tawa ng Diyos sa mga tao at dinuraan pa nila ang mukha ko. Nagdilim na ang paningin ko dahil sa matinding kalungkutan. Halos butot balat na ako at halos kasing nipis na ng anino. Ang mga taong nag-iisip na sila ay matuwid ay nagtataka sa nangyaring ito sa akin. Akala nila'y masama ako at hindi makadiyos. Para sa kanila, ang matuwid ay matatag ang pamumuhay at lalo pang nagiging matatag. Pero hinahamon ko sila na minsan pa nila akong siyasatin at tiyak na matutuklasan kong wala kahit isa sa kanila ang nakakaunawa. Malapit nang matapos ang mga araw ko. Bigo ang mga plano ko't hinahangad. Pero sinasabi ng iba na baka sakaling maging mabuti rin ang kalagayan ko sa hinaharap. Dahil sa kabila raw ng dilim ay may liwanag. Ngunit kung ako man ay may pag-asa pa, doon ito sa lugar ng mga patay kung saan ako titira. At nais ko nang ilagay ang higaan ko sa madilim na lugar na iyon. Ituturing kong ama ang libingan ko at ang mga uod ang siya kong ina at babaeng kapatid. May pag-asa pa kaya ako? Sinong makapagsasabi na may pag-asa pa ako? Kasama kong malilibing ang pag-asa ko. Magkakasama kami roon sa ilalim ng lupa. Nagsalita si Bildad. Ika-18 kabanata. Pagkatapos, sumagot si Bildad na taga Shua, "Job, hanggang kailan ka ba magsasalita ng ganyan? Ayusin mo ang sinasabi mo at saka kami makikipag-usap sa iyo. Ang tingin mo ba sa amin ay para kaming mga hayop na hindi nakakaunawa? Sinasaktan mo lang ang sarili mo dahil sa galit mo. Ang akala mo ba'y dahil lang sa iyo, pababayaan na ng Diyos ang mundo o inilipat niya ang mga bato mula sa kinaroroonan nila? Sa totoo lang, ang taong masama ay tiyak na mamamatay. Ang tulad niya'y ilaw na hindi na magbibigay ng liwanag. Magdidilim sa kinaroroonan niya dahil mamamatay ang ilawang malapit sa kanya. Noon ay may katatagan siya, pero ngayon ay bumabagsak. Ang sarili niyang plano ang siya ring sisira sa kanya. Siya mismo ang lumakad papunta sa bitag at nahuli siya. Hindi na maalis doon ang mga paa niya. Inilagay ang bitag sa dinadaanan niya at tinabunan ng lupa. Napapaligiran siya ng mga bagay na kinatatakutan niya at parabang hinahabol siya ng mga ito saan man siya pumunta. Dahil sa pagkagutom, unti-unting nababawasan ang lakas niya at ang kapahamakan ay nakahanda para ipahamak siya. Ang balat niya ay sinisira ng nakamamatay na sakit at nabubulok ang kanyang mga paa at kamay. Pinaalis siya sa tahanang kanlungan niya at dinala sa harap ng nakakatakot na hari. Mawawala ang tirahan ng masama dahil masusunog iyon sa nagniningas na asupre. Ang katulad niya ay isang punong kahoy na natuyo ang mga ugat at mga sanga. Makakalimutan siya ng lahat dito sa daigdig at wala nang makakaalala pa sa kanya. Palalayasin siya mula rito sa maliwanag na daigdig patungo sa madilim na lugar ng mga patay. Wala siyang magiging anak o apo at walang matitirang buhay sa pamilya niya. Ang mga tao sa saan mang lugar ay magtataka at matatakot sa mga nangyayari sa kanya. Ganyan nga ang sasapitin ng taong masama na hindi kumikilala sa Diyos. Sumagot si Job. Ika-19 na kabanata. Muling sumagot si Job, "Hanggang kailan ninyo ako pahihirapan at sasaktan sa mga sinasabi ninyo? Paulit-ulit ninyo akong iniinsulto. Hindi na kayo nahiya sa mga ginagawa ninyo sa akin? Kung talagang nagkasala ako, problema ko na iyon. Ang akala ninyo'y matuwid kayo kaysa sa akin. At iniisip ninyong ang mga paghihirap ko'y nagpapatunay na nagkasala ako. Pero ang Diyos ang may gawa nito sa akin. Siya ang naglagay ng bitag sa palibot ko.
Tumawag ako at humingi ng tulong pero walang sumagot sa akin. Humingi ako ng katarungan pero walang nagbigay sa akin. Hinarangan ng Diyos ang dinadaanan ko para hindi ako makadaan. Tinakpan din niya ito ng kadiliman. Kinuha niya ang kayamanan ko, pati na ang aking karangalan. Pinahirapan niya ako saan man ako bumaling na halos ikamatay ko na. Inalis niya ang pag-asa ko na parang punong kahoy na binunot. Labis ang galit niya sa akin at itinuring niya akong kaaway. Parang pinadalhan niya ako ng mga sundalo upang salakayin at palibutan ang aking tolda. Inilayo niya sa akin ang aking mga kamag-anak at nilayuan na ako ng aking mga kakilala. Wala na ang lahat ng taong malapit sa akin. Pati mga kaibigan ko'y nilimot na ako. Hindi na ako kilala ng aking mga bisita at mga babaeng alipin. Itinuring na nila akong dayuhan. Kapag tinatawag ko ang aking alipin, hindi na niya ako pinapansin, makiusap man ako. Ang asawa ko'y nababahuan sa hininga ko, at ang mga kapatid kong lalaki ay nandidiri sa akin. Hinahamak ako kahit ng mga batang pasbi. Kapag nakikita nila ako, pinagtatawanan nila ako. Lahat ng matalik kong kaibigan ay nasusuklam sa akin. Pati mga mahal ko sa buhay ay lumayo na rin. Butot balat na lang ako at halos mamamatay na. Maawa kayo sa akin, mga kaibigan ko. Dahil pinahihirapan ako ng Diyos, bakit ninyo ako inuusig tulad ng ginagawa ng Diyos sa akin? Hindi pa ba sapat ang pagpapahirap ninyo sa akin? Mabuti sana kung isinulat sa aklat ang mga sinabi ko, o di kaya'y iniukit ito sa bato para hindi mabura magpakailanman. Pero alam kong buhay ang aking tagapagligtas, at sa bandang huli ay darating siya rito sa lupa para ipagtanggol ako. Pagkaalis ko sa katawang ito at mabulok ang mga laman ko, makikita ko na ang Diyos. Makikita ko siya ng harapan at hindi na siya iba sa akin. Labis na akong nananabik na makita siya. Kung patuloy ninyo akong pararatangan na ako'y naghihirap dahil sa aking kasalanan, tiyak na darating sa inyo ang nakakatakot na parusa ng Diyos. Parurusahan niya kayo dahil sa galit niya. Saka ninyo malalaman na hinatulan kayo ng Diyos. Nagsalita si Zophar. Ikadalawampung kabanata. Pagkatapos, sumagot si Zophar na taga Naama, "Kailangang magsalita na ako dahil hindi ako mapakali. Sinaway mo ako ng may halong pangungutya at may naguudyok sa isip kong ikaw ay sagutin. Tiyak na alam mo na mula pa noong unang panahon, simula ng likhain ng tao sa mundo, ang ligaya ng taong masama ay sandali lang. Totoong hindi nagtatagal ang kasiyahan ng taong hindi naniniwala sa Diyos. Kahit nakasintaas ng langit at ulap ang tingin niya sa kanyang sarili, mawawala rin siya magpakailanman, katulad ng kanyang dumi. Ang mga kakilala niya ay magtataka kung nasaan na siya. Mawawala siya na parang isang panaginip o pangitain sa gabi at hinding-hindi na matatagpuan. Hindi na siya makikita ng mga nakakakilala sa kanya at mawawala siya sa dati niyang tirahan. Ang mga anak niya ang magbabayad ng mga ninakaw niya sa mga dukha. Malakas at bata pa siyang mamamatay at ililibing. Ang paggawa niya ng masama ay parang pagkaing matamis sa kanyang bibig, nanginunguyang mabuti at ninanamnam. Pero pagdating sa tiyan, ito ay nagiging maasim at lalason sa kanya na parang kamandag ng ahas. Isusukan niyang parang pagkain ang kayamanang ninakaw niya. Ipapasuka ito ng Diyos sa kanya kahit ito'y nasa tiyan na niya. Sisipsipin niya ang kamandag ng mga ahas at ang pangil ng ahas ang papatay sa kanya. Hindi na niya matitikman ang saganang langis, gatas, at ang pulot na dumadaloy na parang batis o ilog. Hindi siya gagantimpalaan para sa kanyang pinaghirapan o matutuwaman sa kanyang kayamanan, sapagkat inapin niya at pinabayaan ang mga dukha at inagaw ang mga bahay na hindi sa kanya. Hindi niya mapapakinabangan ang kanyang pinaghirapan.
lahat ng magugustuhan niya ay hindi makakaligtas sa kanya. Wala nang matitira sa kanya na makakain niya dahil mawawala ang kanyang kayamanan. Sa kanyang kasaganaan darating sa kanya ang kahirapan. Labis na paghihirap nga ang darating sa kanya. Bubusugin siya ng Diyos ng paghihirap. Patitikimin siya ng Diyos ng kanyang matinding galit at pauulanan ng parusa. Maaaring makatakas siya sa sandatang bakal, pero tatamaan din siya ng panang tanso. Tutusok ito sa kanyang apdo at tatagos sa kanyang katawan at makakaramdam siya ng takot. Mawawala ang kanyang kayamanan sa kadiliman. Susunugin siya ng apoy na hindi tao ang nagpaningas, pati na ang lahat ng naiwan sa kanyang tirahan. Ihahayag ng langit ang mga kasalanan niya at sasaksi naman ang lupa laban sa kanya. Tatangayin ng baha ang bahay niya sa araw na ibuhos ng Diyos ang kanyang galit. Iyan ang kapalaran ng taong masama ayon sa itinakda ng Diyos sa kanya. Nagsalita si Job. Ika-21 kabanata. Sumagot si Job, "Pakinggan ninyo akong mabuti upang mapasaya rin ninyo ako. Makinig kayo habang nagsasalita ako, at kapag ako'y tapos na, tuyain ninyo ako kung gusto ninyo. Ang hinaing ko'y hindi laban sa tao, kundi sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit maikli ang pasensya ko. Tingnan ninyo ako. Sa nakita ninyo sa akin, makakapagsalita pa ba kayo? Kung iisipin ko ang mga nangyayari sa akin, manginginig ako sa takot. Bakit patuloy na nabubuhay ang mga masama? Tumatanda sila at nagiging maunlad. Nakikita nila ang paglaki ng kanilang mga anak at apo. Namumuhay sila sa kanilang tahanan na ligtas sa panganib at walang kinatatakutan. Hindi sila pinaparusahan ng Diyos. Walang tigil ang panganganak ng kanilang mga baka at hindi ito nakukunan. Marami silang anak, parang kawan ng tupa sa dami. Nagsasayawan sila, nag-aawitan at nagkakatuwaan sa tugtog ng tamburin, alpa at plauta. Namumuhay sila sa kasaganaan at payapang namamatay. Pero sinasabi nila sa Diyos, "Pabayaan mo kami. Ayaw naming malaman ang iyong mga pamamaraan. Sino kang makapangyarihan na dapat naming paglingkuran? At ano ba ang mapapala namin kung mananalangin kami sa iyo?" Pero ang totoo, ang pag-unlad nila'y hindi galing sa sarili nilang pagsisikap. Kaya anuman ang ipapayo ng masasamang taong ito ay hindi ko tatanggapin. Pero madalang ang taong masasama na namamatay. Bihirang dumating sa kanila ang kahirapan o parusang ipinapadala ng Diyos dahil sa kanyang galit. Bihira nilang maranasan ang mapalayas tulad ng ipa na tinatangay ng malakas na hangin. Sinasabi ninyo na kapag hindi sila parurusahan ng Diyos, ang mga anak nila ang parurusahan. Pero sa ganang akin, ang nagkasala ang siyang dapat parusahan ng Diyos para maranasan nila at makita ang kanilang kapahamakan. Matikman sana nila ang galit ng makapangyarihang Diyos. Kapag patay na sila, hindi na nila malalaman ang mga nangyayari sa kanilang sambahayan. Matuturuan ba ng tao ang Diyos na siya nga ang pinakamataas na hukom? May mga taong namamatay sa gitna ng kasaganaan at panatag na kalagayan at malusog na pangangatawan. May mga tao ring namamatay sa kahirapan at hindi nakaranas ng kahit kaunting kaginhawahan sa buhay. Pero pareho rin silang ililibing sa lupa at kakainin ng mga uod. Alam ko kung ano ang nasa isip ninyo. Alam ko kung ano ang binabalak ninyo laban sa akin. Sasabihin ninyo sa akin ang tungkol sa mga taong mayaman na nawasak ang tahanan dahil sa kanilang kasamaan. Pero tanungin mo ang mga dumadaan at pakinggan ang sinasabi nila, sapagkat sasabihin nila sa inyo na palaging naliligtas ang masasamang tao sa araw ng pagpaparusa ng Diyos. Walang hayagang sumasaway sa taong masama. Walang gumaganti sa masama niyang ginawa. At kapag namatay siya at inihatid sa kanyang huling hantungan, marami ang nakikipaglibing. Tinatanggap ng lupa ang katawan niya
at binibigyan ng kapahingahan. Binabantayan pa ang kanyang libingan. Kaya paano ninyo ako maaaliw sa pamamagitan ng mga salita ninyong walang kabuluhan? Ang mga sinasabi ninyo'y walang katotohanan. Nagsalita si Eliphaz. Ika-22 kabanata. Pagkatapos, sumagot si Eliphaz na taga-Teman, "May maitutulong ba ang tao sa Diyos? O kahit ang taong marunong? Matutuwa kaya ang makapangyarihang Diyos kung matuwid ka? May mapapala ba siya sa iyo kung walang kapintasan ang buhay mo? Sinasaway ka at hinahatulan ng Diyos hindi dahil may takot ka sa Kanya, kundi dahil sa sukdulan na ang kasamaan mo at walang tigil ang paggawa mo ng kasalanan. Walang awa mong kinukuha ang damit ng iyong kapwa bilang garantya sa kanyang utang sa iyo. Hindi mo binibigyan ng tubig ang nauuhaw at hindi mo rin binibigyan ng pagkain ang nagugutom. Ginagamit mo ang iyong kapangyarihan at kadakilaan sa pangangamkam ng lupa. Kapag humihingi sa iyo ng tulong ang mga byuda, pinauuwi mo silang walang dala. Pinagmamalupitan mo pa pati ang mga ulila. Iyan ang mga dahilan kung bakit napapalibutan ka ng patibong at dumarating sa iyo ang biglang pagkatakot. Iyan din ang mga dahilan kung bakit nadiliman ka at hindi nakakita at inaapawan pa ng baha. Ang Diyos ay nasa kataas-taasang langit, mas mataas pa sa pinakamataas na bituin. Kaya sinasabi mo, hindi alam ng Diyos ang ginagawa ko. Paano siya makakahatol kung napapalibutan siya ng makapal na ulap? Napapalibutan nga siya ng makapal na ulap, kaya hindi niya tayo makikita habang naglalakad siya sa itaas ng langit. Patuloy ka bang susunod sa pag-uugaling matagal nang sinusunod ng taong masasama? Namatay sila nang wala pa sa panahon, katulad sila ng pundasyon ng bahay na tinangay ng baha. Sinabi nila sa makapangyarihang Diyos, "Hayaan mo na lamang kami. Ano bang magagawa mo para sa amin?" Pero ang Diyos ang pumuno ng mabubuting bagay sa bahay nila. Kaya anuman ang ipapayo nitong mga taong masama ay hindi ko tatanggapin. Kapag nakita ng mga taong matuwid at walang kasalanan ang kapahamakan ng mga taong masama, matutuwa sila at magdiriwang. Sasabihin nila, "Napahamak na ang mga kaaway natin at natupok sa apoy ang kayamanan nila. Job, magpasakop ka sa Diyos at makipagkasundo ka sa Kanya upang pagpalain Kanya. Tanggapin mo ang Kanyang mga itinuturo at ingatan mo sa iyong puso ang Kanyang mga salita. Kung manunumbalik ka sa Diyos na makapangyarihan at aalisin ang kasamaan sa sambahayan mo, pagpapalain Kanyang muli. Huwag mong pahalagahan ang iyong kayamanan. Ituring mo ito na parang buhangin o batong nasa ilog. At ang Diyos na makapangyarihan ang ituring mong ginto at mamahaling pilak. At saka mo matatagpuan ang kaligayahang nagmumula sa makapangyarihang Diyos. At hindi ka mahihiyang lumapit sa Kanya. Manalangin ka sa Kanya at didinggin Kanya. Tuparin mo ang iyong mga pangako sa Kanya. Ano man ang binabalak mong gawin ay mangyayari at magiging maliwanag ang iyong daan. Kung may taong nanghihina at kung idadalangin mo sa Diyos na palakasin siya, tutulungan niya ang taong iyon. Pati ang mga taong nagkasala ay ililigtas niya sa pamamagitan ng buhay mong matuwid." Sumagot si Job. Ika-23 kabanata. Pagkatapos, sinabi ni Job, "Hanggang ngayon labis pa rin ang hinaing ko. Pinahihirapan pa rin ako ng Diyos sa kabila ng labis kong pagdaing. Kung alam ko lang kung saan ko siya hahanapin, kung makakapunta lang sana ako sa kinaroroonan niya, sasabihin ko sa kanya ang aking kaso at ilalahad ang aking katuwiran. Gusto kong malaman kung ano ang isasagot niya sa akin at gusto ko ring maintindihan ang sasabihin niya. Makikipagtalo kaya siya sa akin gamit ang kapangyarihan niya? Hindi niya iyon gagawin, kundi pakikinggan niya ako.
ang taong matuwid na tulad ko ay maaaring mangatuwiran sa harap ng Diyos na aking hukom, at palalayain niya ako ng lubusan. Hinanap ko ang Diyos sa kung saan-saan, sa silangan, kanluran, hilaga, at timog, pero hindi ko siya matagpuan. Ngunit alam niya ang ginagawa ko. Pagkatapos na masubukan niya ako, makikita niyang malinis ako, tulad ng lantay na ginto. Sinunod ko ang kanyang mga pamamaraan, hindi ko ito sinuway. Sinusunod ko ang kanyang mga utos, at iniingatan ko ito sa aking puso. Pinahahalagahan ko ang mga salita niya nang higit pa sa pang-araw-araw na pagkain ko. Pero malaya ang Diyos na gawin ang nais niyang gawin, walang sino mang makahahadlang sa kanya. Kaya gagawin niya ang binabalak niyang gawin sa akin, at marami pa siyang planong gagawin sa akin. Kaya natatakot ako sa kanya, at kapag iniisip ko ito, lalo akong natatakot. Pinanghihina ako, at tinatakot ng makapangyarihang Diyos. Pero hindi ako tumigil sa pagdaing, kahit na para akong nababalutan ng kadiliman. Nagtanong si Job tungkol sa paghatol ng Diyos. 24 na kabanata. Bakit hindi pa itakda ng Diyos na makapangyarihan ang kanyang paghatol sa masasamang tao? Bakit hindi makita ng mga nakakakilala sa kanya ang panahong iyon ng paghatol? Nangangamkam ng lupain ang masasamang tao sa pamamagitan ng paglilipat ng muhon. Nagnanakaw sila ng mga hayop at isinasama sa sarili nilang mga hayop. Ninanakaw nila ang mga asno ng mga ulila at kinukuha nila ang baka ng biyuda bilang sangla sa utang. Inaapi nila ang mga dukha, kaya napipilitang magtago ang mga ito. Naghahanap sila ng kanilang pagkain sa ilang na parang mga asnong gubat dahil wala silang ibang lugar na mapagkukunan ng pagkain para sa kanilang mga anak. Namumulot sila ng mga tirang bunga sa mga bukid, pati na sa ubasan ng taong masama. Sa gabi natutulog silang giniginaw dahil wala silang damit o kumot man lamang. Nababasa sila ng ulan sa mga kabundukan at sumisiksik na lang sa mga siwang ng bato dahil walang masilungan. Kinukuha ng taong masasama ang anak ng biyuda at babaeng dukha bilang garantya sa pagkakautang nila. Lumalakad na walang damit ang mga dukha. Tagapasan sila ng mga inaning trigo, pero sila'y nagugutom. Pumipiga sila ng mga olibo at ubas, pero sila mismo ay nauuhaw. Naririnig sa lungsod ang daing ng mga nag-aagaw buhay at mga sugatang humihingi ng tulong. Pero hindi ginagantihan ng Diyos ang mga gumawa nito sa kanila. May mga taong kumakalaban sa liwanag. Hindi sila lumalakad sa liwanag at hindi nila ito nauunawaan. Ang mga mamamatay tao ay bumabangon ng maaga at pinapatay ang mga dukha. At sa gabi na may nagnanakaw. Ang mga ngalo niya ay naghihintay na dumilim para walang makakita sa kanya. Tinatakpan niya ang kanyang mukha para walang makakilala sa kanya. Sa gabi pinapasok ng mga magnanakaw ang mga bahay. Sa araw nagtatago sila dahil umiiwas sila sa liwanag. Itinuturing nilang liwanag ang dilim dahil gusto nila ang nakakatakot na kadiliman. Ang sagot ni Zophar. Pero ang masasama ay hindi magtatagal, gaya ng bula sa tubig. Kahit na ang lupa na kanilang pag-aari ay sinumpa ng Diyos, kaya walang pumaparoon kahit sa kanilang ubasan. Kung paanong ang yelo ay natutunaw at nawawala dahil sa init, ang makasalanan ay mawawala rin sa daigdig. Lilimutin na sila at hindi na maaalala, kahit ng kanilang ina. Lilipulin sila na parang punong kahoy na pinutol, at kakainin sila ng mga uod. Sapagkat hindi maganda ang pakikitungo nila sa mga babaeng baog, at hindi sila nahahabag sa mga biyuda. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, ibabagsak niya ang mga taong makapangyarihan. Kahit na malakas sila, walang katiyakan ang buhay nila. Maaaring hayaan sila ng Diyos na mamuhay na walang panganib, pero binabantayan niya ang lahat ng kilos nila.
maaari rin silang magtagumpay, pero sandali lang iyon. Dahil hindi magtatagal ay mawawala sila na parang bulaklak na nalalanta o parang uhay na ginapas. Kung hindi tama ang sinabi ko, sinong makapagpapatunay na sinungaling ako? Sino ang makapagsasabing mali ako? Nagsalita si Bildad. 25 Kabanata. Sumagot si Bildad na taga Shua, "Makapangyarihan ng Diyos at kagalang-galang, pinaghahari niya ang kapayapaan sa langit. Mabibilang ba ang kanyang hukbo? May lugar bang hindi nasisinaga ng kanyang liwanag? Paano makakatayo ang isang tao sa harapan ng Diyos at sasabihin siya ay matuwid? Mayroon bang taong ipinanganak na walang kapintasan? Kung ang buwan at mga bituin ay hindi maliwanag sa kanyang paningin, di lalo na ang tao na parang uod lamang." Sumagot si Job. 26 na Kabanata. Sumagot si Job, "Ang akala mo ba'y natulungan mo ang walang kakayahan at nailigtas ang mahihina? Ang akala mo ba'y napayuhan mo ang kapos sa karunungan sa pamamagitan ng iyong karunungan? Saan ba nanggaling ang mga sinasabi mong iyan? Sinong espiritu ang nagturo sa iyo na sabihin iyan? Nanginginig sa takot ang mga patay sa kinalalagyan nila sa ilalim ng tubig. Lantad sa paningin ng Diyos ang lugar ng mga patay. Hindi maitatago ang lugar na iyon ng kapahamakan. Inilatag ng Diyos ang hilagang kalangitan sa kalawakan at isinabit ang mundo sa kawalan. Ibinabalot niya ang ulan sa makakapal na ulap, pero hindi ito napupunit gaano man kabigat. Tinatakpan niya ng makapal na ulap ang bilog na buwan. Nilagyan niya ng hangganan ang langit at dagat na parang hangganan din ng liwanag at dilim. Sa pagsaway niya ay nayayanig ang mga haligi ng langit. Sa kanyang kapangyarihan ay pinaaalon niya ang dagat. Sa kanyang karunungan ay tinalo niya ang dragon na si Rahab. Sa pamamagitan ng pag-ihip niya ay umaaliwalas ang langit. At sa kanyang kapangyarihan, pinatay niya ang gumagapang na dragon. Mga simpleng bagay lang ito para sa kanya. Parang isang bulong lang na ating napakinggan. Sino ngayon ang makakaunawa sa kapangyarihan ng Diyos?" Ikadalawamputpitong Kabanata. Nagpatuloy sa pagsasalita si Job, "Sumusumpa ako sa makapangyarihan at buhay na Diyos na nagkait ng katarungan at nagdulot sa akin ng sama ng loob. Habang ako'y may hininga at pinapahintulutan niyang mabuhay, hindi ako magsasalita ng masama at kasinungalingan. Hinding-hindi ko matatanggap na tama kayo. Ipipilit ko pa rin na wala akong kasalanan hanggang sa mamatay ako. Ipaglalaban kong tama ako at hindi ako titigil. Malinis ang aking konsensya habang ako'y nabubuhay. Parusahan nawa ng Diyos ang mga kumakalaban sa akin ng parusang nararapat sa masasamang tao. Sapagkat ano ang pag-asa ng taong walang takot sa Diyos kung bawiin na ng Diyos ang kanyang buhay? Didinggin kaya ng Diyos ang paghingi niya ng tulong kung dumating sa kanya ang kagipitan? Matutuwa kaya siya sa makapangyarihang Diyos? Tatawag kaya siya sa kanya sa lahat ng oras? Tuturuan ko sana kayo ng tungkol sa kapangyarihan ng Diyos. Sasabihin ko sa inyo ang mga pamamaraan niya. Pero alam na pala ninyo ang lahat ng ito. Kaya bakit pa kayo nagsasalita sa akin ng walang kabuluhan? Ito ang kapalaran na itinakda ng makapangyarihang Diyos sa taong masama at malupit. Kahit gaano kadami ang anak niya, mamamatay ang iba sa kanila sa digmaan. At ang iba naman ay sa gutom. Ang matitira sa kanila ay mamamatay sa sakit at walang magluluksa sa pagkamatay nila. Kahit ang kanilang mga asawa, kahit mag-ipon ng maraming pilak at damit ang masamang tao, hindi rin siya ang makikinabang nito. Ang matutuwid at walang kasalanan ang magsusuot ng kanyang mga damit
at ang maghahati-hati sa kanyang mga pilak. Ang itinatayo niyang bahay ay magiging kasinrupok ng sapot ng gagamba o kaya'y silungan ng tagapagbantay sa bukid. Matutulog siyang mayaman, pero paggising niya'y wala na ang kanyang kayamanan. Darating sa kanya ang takot na parang rumaragas ang baha at tatangayin siya ng ipo-ipo pagsapit ng gabi. Tatangayin siya ng hangin na mula sa silangan at mawawala siya sa kanyang tirahan. Walang awa siyang tatangayin ito habang pinipilit niyang makatakas. May mga papalakpak at susutsot sa kanya para mangutya dahil wala na siya sa kanyang tinitirhan. Nagsalita si Job tungkol sa karunungan at pangunawa. Ika-28 kabanata. May mga minahan kung saan matatagpuan ang pilak at may mga lugar kung saan dinadalisay ang ginto. Ang bakal ay nakukuha mula sa lupa at ang tanso ay tinutunaw mula sa mga bato. Gumagamit ng ilaw ang mga tao para madaig nila ang kadiliman sa kanilang paghuhukay sa kailaliman ng lupa. Humuhukay sila ng daanan sa minahan, sa dakong walang taong nakatira at dumadaan. Bumababa sila sa pamamagitan ng mga nakalaylay na lubid. Sa ibabaw ng lupa tumutubo ang mga tanim kung saan nagmumula ang pagkain. Pero sa ilalim ay parang dinaanan ng apoy. Ang mga bato roon ay may mga safiro at ang mga alikabok ay may ginto. Ang mga daan patungo roon ay hindi makita ng mga ibon, kahit ng ibong mandaragit. Hindi rin ito nadaanan ng mga mababangis na hayop o ng leon. Hinuhukay ng mga tao kahit na ang pinakamatigas na bato sa ilalim ng bundok. Hinuhukay nila ang bundok para hanapin ang iba't ibang uri ng mamahaling bato. Hinahanap din nila ang mga ito sa mga ilog. Pero saan nga ba matatagpuan ang karunungan at pangunawa? Hindi alam ng tao kung saan ito matatagpuan. Hindi ito matatagpuan dito sa lupa. Hindi rin ito matatagpuan sa ilalim ng dagat. Hindi rin ito nabibili ng purong ginto o pila. Ang halaga nito ay hindi matutumbasan ng ginto o ng alinmang mamahaling bato gaya ng onyx o safiro. Higit pa ito sa ginto o kristal. Hindi ito maipagpapalit sa gintong alahas. Ang halaga nito ay higit pa sa coral, jasper o ruby. Hindi ito mapapantayan ng mamahaling batong topaz na mula sa Ethiopia. At hindi rin mababayaran ng purong ginto. Kaya saan matatagpuan ang karunungan at pangunawa? Walang nilalang na makakakita nito kahit na ang mga ibon. Kahit na ang lugar ng kapahamakan na siyang lugar ng mga patay, sabi-sabi lang ang kanilang nalaman tungkol dito. Diyos lang ang nakakaalam kung saan matatagpuan ang karunungan, sapagkat nakikita niya kahit ang pinakamalayong bahagi ng mundo at ang lahat ng nasa ilalim ng langit. Noong pinalakas niya ang hangin at sinukat kung gaano karaming ulan ang dapat bumuhos, itinakda na niya kung saan ito papatak at kung saan tatama ang kulog at kidlat. Sa ganito niya ipinakita ang karunungan at kahalagahan ng mga ito. Nasubukan na niya ito at napatunayan. Pagkatapos sinabi niya sa mga tao, ang pagkatakot sa Panginoon at ang paglayo sa kasamaan ay siyang karunungan at pagkaunawa. Ang mga pagpapalang tinanggap noon ni Job. Ika-29 na kabanata. Nagpatuloy sa pagsasalita si Job. Kung maibabalik ko lang sana ang mga nagdaang araw noong kinakalinga pa ako ng Diyos, noong tinatanglawan pa niya ang aking daan habang lumalakad ako sa dilim, noong ako'y nasa mabuti pang kalagayan, ang Diyos ay matalik kong kaibigan at pinagpapala niya ang sambahayan ko. Pinapatnubayan pa ako noon ng Diyos na makapangyarihan at magkakasama pa kami ng mga anak ko. Ang mga baka ko noon nagbibigay sa akin ng maraming gatas. At mula sa mga tanim kong olibo ay umaani ako ng napakaraming langis.
kapag pumupunta ako sa pintuang bayan at sumasama sa mga pinuno ng lungsod sa tuwing may pagpupulong sila. Tumatabi ang mga kabataang lalaki kapag nakita nila ako. At ang matatanda'y tumatayo para magbigay galang sa akin. Tumatahimik kahit ang mga pinuno at ang mararangal na tao kapag nakikita nila ako. Pinupuri ako ng mga taong nanunood o nakikinig sa aking pagsasalita sapagkat tinutulungan ko ang mga dukhang humihingi ng tulong at mga ulilang walang malapitan. Binabasbasan ako ng mga taong nag-aagaw buhay na aking tinulungan at umaawit sa galak ang mga byuda na aking natulungan din. Palagi kong ginagawa ang tama at matuwid para itong damit at turban na aking isinusuot. Naging parang mata ako sa taong bulag at paa sa pilay. Naging parang ama ako sa mga dukha at kahit ang mga dayuhan ay tinulungan ko sa kanilang mga suliranin. Winasak ko ang kapangyarihan ng masasamang tao at iniligtas ko ang mga biktima nila. Ang akala ko'y hahaba pa ang buhay ko at mamamatay na kasama ang aking sambahayan. Sapagkat ang katulad ko noo'y matibay na punong kahoy na umaabot ang mga ugat sa tubig at laging nahahamugan ang mga sanga. Palagi akong malakas at pinupuri ng mga tao. Kapag nagpapayo ako, tumatahimik ang mga tao at nakikinig ng mabuti. Pagkatapos kong magsalita, hindi na sila nagsasalita dahil nasisiyahan na sila sa mga sinabi ko. Pinananabikan nila ang mga sasabihin ko tulad ng pagkasabik nila sa pagdating ng ulan. Gusto talaga nila akong mapakinggan. Halos hindi sila makapaniwala kapag ngumiti ako dahil ang masayang mukha ko'y nagpapalakas sa kanila. Tulad ng isang pinuno, tinuturuan ko sila kung ano ang dapat gawin. Pinamumunuan ko sila tulad ng haring namumuno sa kanyang mga kawan at inaaliw ko sila kapag sila'y nalulungkot. Ikatatlumpung kabanata. Pero ngayon kinukutya na ako ng mga mas bata sa akin na ang mga ama ay hindi mapagkakatiwalaan. Mas mapagkakatiwalaan pa nga ang mga aso kong tagapagbantay ng aking kawan kaysa sa kanila. Ano bang makukuha ko sa mga taong ito na mahihina at talagang wala ng lakas? Payat na payat sila dahil sa labis na kahirapan at gutom. Kahit gabi ay nagkakaykay sila ng mga lamang lupa sa ilang para may makain. Binubunot nila at kinakain ang mga tanim sa ilang, pati na ang ugat ng punong enebro. Tinataboy sila palayo sa kanilang mga kababayan at sinisigawan na parang mga magnanakaw. Tumitira sila sa mga lambak, sa malalaking bitak ng bato at mga lungga sa lupa. Para silang mga hayop na umaalulong sa kagubatan at nagsisiksikan sa ilalim ng maliliit na punong kahoy. Wala silang halaga, walang nakakakilala at pinalayas pa sa kanilang lupain. At ngayon, paawit pa kung kutsain ako ng kanilang mga anak at naging katatawanan pa ako sa kanila. Namumuhi sila at umiiwas sa akin. Hindi sila nangingiming duraan ako sa mukha. Ngayong pinanghina ako at pinahihirapan ng Diyos, ginawa nila ang gusto nilang gawin sa akin. Nilusob ako ng masasamang ito at nilagyan ng bitag ang aking dadaanan. Talagang pinagsisikapan nila akong ipahamak. Sinisira nila ang dadaanan ko para ipahamak ako at nagtatagumpay sila kahit walang tumutulong sa kanila. Sinasalakay nila ako na parang mga sundalong dumadaan sa malalaking butas ng gibang pader. Takot na takot ako at biglang nawala ang karangalan ko na parang hinipan ng malakas na hangin at ang kasaganaan ko'y naglahong gaya ng ulap. At ngayon ay parang mamamatay na ako. Walang tigil ang aking paghihirap. Sa gabi ay kumikirot ang mga buto ko at hindi nawawala ang sakit nito. Sa pamamagitan ng pambihirang lakas ng Diyos, sinunggaban niya ako, hinawakan sa kwelyo at inihagi sa putik. Naging parang alikabok at abo na lang ako. O Diyos, humingi ako ng tulong sa inyo, pero hindi kayo sumagot. Tumayo pa ako sa presensya niyo,
pero tiningnan niyo lang ako. Naging malupit kayo sa akin. Pinahirapan niyo ako sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Parang ipinatangay niyo ako sa hangin at ipinasalanta sa bagyo. Alam kong dadalhin niyo ako sa lugar ng mga patay, ang lugar na itinakda para sa lahat ng tao. Tiyak na wala akong sinaktang taong naghihirap at humihingi ng tulong dahil sa kahirapan. Iniyakan ko pa nga ang mga taong nahihirapan at ang mga dukha. Ngunit nang ako naman ang umasang gawa ng mabuti, masama ang ginawa sa akin. Umasa ako ng liwanag pero dilim ang dumating sa akin. Walang tigil na nasasaktan ang aking damdamin. Araw-araw paghihirap ang dumarating sa akin. Umitim ang balat ko hindi dahil sa init ng araw, kundi sa aking karamdaman. Tumayo ako sa harap ng kapulungan at humingi ng tulong. Ang boses ko'y parang alulong ng asong gubat o huni ng kuwago. Umitim ang balat ko't natutuklap at inaapoy ako ng lagnat. Kaya naging malungkot ang tugtugin ng aking alpa at plauta. Ika-31 Kabanata. Ipinangako ko sa aking sarili na hinding-hindi ako titingin nang may pagnanasa sa isang dalaga, sapagkat anong igaganti ng makapangyarihang Diyos na nasa langit sa mga ginagawa ng tao? Hindi ba't kapahamakan at kasawian para sa mga gumagawa ng kasamaan? Alam ng Diyos ang lahat ng aking ginagawa. Kung nagsinungaling man ako at nandaya, hahayaan kong hatulan ako ng Diyos dahil Siya ang nakakaalam kung nagkasala nga ako. Kung hindi ako sumunod sa tamang daan o kung sinunod ko ang nais ng aking mata at dinungisan ko ang aking sarili, masira nawa ang aking mga pananim o di kaya'y pakinabangan ng iba. Kung naakit ako ng ibang babae o napaibig sa asawa ng aking kapwa, kunin nawa at sipingan ng ibang lalaki ang asawa ko, sapagkat ang pangangalo niya ay kasalanang nakakahiya at dapat na parusahan ang taong ganyan ang ginagawa. Yan ay parang mapamuksang apoy na uubos sa lahat ng aking kabuhayan. Kung hindi ko pinahalagahan ang karapatan ng aking alipin nang dumaing sila sa akin, anong gagawin ko kung hatulan ako ng Diyos? Anong isasagot ko kung tanungin niya ako? Hindi ba't ang Diyos na lumikha sa akin ang siya ring Diyos na lumikha sa aking mga alipin? Kung hindi ako tumulong sa mga dukha at sa mga biyuda na nahihirapan, at kung naging madamot ako sa mga ulila, parusahan nawa ako ng Diyos. Pero mula pa noong kabataan ko, tumutulong na ako sa mga ulila. At sa buong buhay ko, hindi ko pinabayaan ang mga biyuda. Kapag nakakita ako ng taong nahihirapan sa lamig, dahil kapos siya sa damit, binibigyan ko siya ng damit pangginaw na yari sa balahibo ng aking mga tupa. At buong puso siyang nagpapasalamat sa akin kung pinagbuhatan ko ng kamay ang mga ulila. Dahil alam kong malakas ako sa hukuman, maputol sana ang mga braso ko. Hindi ko magagawa ang mga bagay na iyan dahil natatakot ako sa parusa at kapangyarihan ng Diyos. Hindi ako nagtiwala sa aking kayamanan o nag-isip man na magbibigay ito sa akin ng katiyakan. Hindi ko ipinagyabang ang kayamanan ko at lahat ng aking ari-arian. Hindi ako sumamba sa araw na nagbibigay ng liwanag o sa buwan na kumikinang. Ang puso ko'y hindi nahikayat na sumamba sa mga ito. Kung nagkasala ako sa paggawa ng mga ito, dapat akong parusahan dahil nagtaksil ako sa Diyos na nasa langit. Hindi ko ikinatuwa ang kapahamakan ng aking kaaway o ang pagsapit sa kanila ng kahirapan. Hindi ako nagkasala sa pamamagitan ng pagsumpa sa kanila. Alam ng aking mga kasambahay na pinapakain ko ang lahat kahit na ang mga dayuhan. Hindi ko pinabayaang matulog kahit saan ang mga dayuhan dahil palaging bukas ang pintuan ng aking tahanan para sa kanila. Hindi ko itinatago ang aking kasalanan katulad ng ginagawa ng iba. Hindi ako tumahimik o nagtago
dahil takot ako sa anumang sasabihin ng mga tao. Kung mayroon lang sanang makikinig ng panig ko, nakahanda akong lumagda para patunayan na wala akong kasalanan. Kung may reklamo ang Diyos na makapangyarihan laban sa akin, ipapakiusap ko sa Kanyang sabihin niya ito sa akin o kaya'y isulat na lang at ikakabit ko ito sa aking balikat o sa ulo ko na parang korona para ipakita sa lahat na nakahanda akong humarap sa mga usapin. Sasabihin ko sa Diyos ang lahat ng aking ginawa. Haharap ako sa Kanya katulad ng pinuno na hindi nahihiya. Kung inaabuso ko ang aking lupain o kinamkam ko ito sa iba, o kung pinasama ko ang loob ng mga manggagawa sa aking lupain, dahil kinuha ko ang kanilang ani nang walang bayad, tumubo nawa sa lupain ko ang mga matitinik na halaman at mga damo, sa halip na trigo at sebada. Dito natapos ang mga sinabi ni Job. Nagsalita si Elihu. 32 kabanata. Kinalaunan, tumigil na sa pagsasalita ang tatlong kaibigan ni Job dahil ipinipilit ni Job na wala siyang kasalanan. May isang tao roon na ang pangalan ay Elihu. Anak siya ni Barakel na taga Buz. Mula siya sa angkan ni Ram. Nagalit siya kay Job dahil sinisisi nito ang Diyos sa halip na ang kanyang sarili. Nagalit din siya sa tatlong kaibigan ni Job dahil hindi nila napatunayang nagkasala si Job at lumalabas pa na ang Diyos ang may kasalanan. At dahil mas matanda sila kaysa kay Elihu, naghintay muna si Elihu na matapos silang magsalita bago siya nagsalita kay Job. Pero nang wala nang masabi ang tatlo, nagalit siya. Kaya sinabi niya, "Bata pa ako at kayo'y matatanda na. Kaya nag-aatubili ako magsalita. Hindi ako nangahas na magsalita sa inyo tungkol sa nalalaman ko. Ang akala ko ay kayo ang dapat magturo dahil matatanda na kayo at maraming nalalaman. Pero ang totoo, ang Espiritu ng Diyos na makapangyarihan na nasa tao ang siyang nagbibigay ng pangunawa. Ang katandaan ay hindi garantiya ng karunungan at kaalaman kung ano ang tama. Kaya pakinggan ninyo ako. Sasabihin ko ang nalalaman ko. Naghintay ako habang iniisip ninyo kung ano ang nararapat ninyong sabihin. Pinakinggan ko ang inyong mga katuwiran. Pinakinggan kong mabuti ang mga sinabi ninyo. Pero ni isa sa inyo'y walang nakapagpatunay na nagkasala si Job. Ni hindi ninyo nasagot ang mga pangangatuwiran niya. Huwag ninyong sasabihin na pag-alaman naming mas marunong siya. Hayaan ninyong ang Diyos ang sumagot sa kanya at hindi ang tao. Kung sa akin siya nakipagtalo, hindi ko siya sasagutin na katulad ng mga sinabi ninyo. Hindi na kayo makakibo ngayon at wala nang maisagot sa kanya. At ngayong wala na kayong maisagot, kailangan ko pa bang maghintay? Ako rin ay may sasabihin ayon sa nalalaman ko. Dahil marami akong gustong sabihin at hindi ko na talaga ito mapigilan. Para akong bagong sisidlang balat na punong-puno at malapit ng sumabog. Kinakailangan ko magsalita para gumaan ang pakiramdam ko. Wala akong kakampihan o pupurihin. Hindi ako marunong mambola. Kung gagawin ko ito, parusahan nawa ako ng aking manlilikha. Ika-33 kabanata. Ngayon, Job, pakinggan mong mabuti ang sasabihin ko sa iyo. Handang-handa na akong magsalita at ang mga sasabihin ko'y nasa dulo na ng aking dila. Ang sasabihin ko'y mula sa tapat kong puso at tuwiran kong sasabihin ang aking nalalaman. Ang Espiritu ng makapangyarihang Diyos ang gumawa sa akin at nagbigay buhay. Sagutin mo ako kung kaya mo. Ihanda mo ang iyong katuwiran at harapin ako. Pareho lang tayo sa harapan ng Diyos. Tulad mo rin akong nagmula sa lupa, kaya huwag kang matakot sa akin, at huwag mong isipin na aapihin kita. Narinig ko ang mga sinabi mo. Sinabi mong, wala akong kasalanan, malinis ako at walang ginawang masama, pero naghahanap ang Diyos ng dahilan para ako'y pahirapan,
itinuturing niya akong kaaway. Kinadinahan niya ang mga paa ko at binabantayan ang lahat ng kilos ko. Pero Job, mali ka sa mga sinabi mo. Hindi ba't ang Diyos ay higit kaysa sa tao? Bakit mo siya pinararatangan na hindi niya sinasagot ang daing ng tao? Ang totoo, palaging nagsasalita ang Diyos. Kaya lang hindi nakikinig ang mga tao. Nagsasalita siya sa pamamagitan ng panaginip o ng pangitain, habang ang tao'y natutulog ng mahimbing sa gabi. Bumubulong siya sa mga tainga nila para magbigay ng babala. At ito ang nakapagpatakot sa kanila. Ginagawa niya ito para pigilan sila sa paggawa ng kasalanan at pagmamataas, at para mailigtas sila sa kamatayan. Kuminsan naman, itinutuwid ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng sakit, tulad ng walang tigil na pananakit ng buto, at nawawalan siya ng ganang kainin kahit na ang pinakamasasarap na pagkain. Kaya pumapayat siya at nagiging butot balat na lamang. Malapit na siyang mamatay at mapunta sa lugar ng mga patay. Pero kung may kahit isa man sa 1,000 anghel na mamamagitan sa kanya at sa Diyos, at sasabihin siya ay matuwid, kahahabagan siya ng Diyos. At sasabihin ng Diyos, iligtas niyo siya sa kamatayan, nakatagpo ako ng pantubos sa kanya. Muli siyang magiging malusog, lalakas siya tulad noong kanyang kabataan. At kapag nanalangin siya sa Diyos, sasagutin siya ng Diyos at masayang tatanggapin. Ibabalik ng Diyos ang matuwid niyang pamumuhay. Pagkatapos sasabihin niya sa mga tao, nagkasala ako at gumawa ng hindi tama, pero hindi ko natanggap ang parusang nararapat sa akin. Iniligtas niya ako sa kamatayan at patuloy akong nabubuhay. Oo, lagi itong ginagawa ng Diyos sa tao. Inililigtas niya ang tao sa kamatayan para mabuhay ito. Job, pakinggan mo akong mabuti. Tumahimik ka at hayaan akong magsalita. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo, dahil gusto kong malaman kung wala ka talagang kasalanan. Pero kung wala ka namang sasabihin, tumahimik ka na lang at makinig sa karunungan ko. Ika-34 na kabanata. Sinabi pa ni Elihu, kayong mga nagsasabing marurunong at maraming nalalaman, pakinggan ninyo akong mabuti. Sapagkat kung papaanong alam ng dila ang masarap at hindi masarap na pagkain, alam din ng tainga kung ano ang tama at hindi tamang mga salita. Kaya alamin natin kung ano ang tama. Pag-aralan natin kung ano ang mabuti. Sapagkat sinabi ni Job, wala akong kasalanan, pero hindi ako binigyan ng Diyos ng katarungan. Kahit na matuwid ako, itinuring akong sinungaling. Kahit na wala akong nagawang kasalanan, binigyan niya ako ng karamdamang walang kagalingan. Walang taong katulad ni Job na uhaw sa pangungutya. Ang gusto niyang makasama ay masasama at makasalanang tao, dahil sinabi niya, walang pakinabang ang tao kung magsisikap siyang bigyang kasiyahan ng Diyos. Kaya makinig kayo sa akin, kayong mga nagsasabing kayo ay nakakaunawa. Ang makapangyarihang Diyos ay hindi gumagawa ng masama. Ginagantimpalaan niya ang tao ayon sa kanyang mga ginawa. Pinakikitunguhan niya ito ayon sa nararapat sa kanyang ugali. Nakatitiyak akong hindi maaaring gumawa ang makapangyarihang Diyos ng masama. Hindi niya maaaring baluktutin ang hustisya. May nagtalaga ba sa kanya para pamunuan ang mundo? May nagbilin ba sa kanya ng mundo? Wala. Kung loloobin ng Diyos na kunin ang buhay na ibinigay niya sa tao, lahat ng tao'y mamamatay at babalik sa lupa. Job, kung may pangunawa ka, pakinggan mo ang sasabihin ko. Makakapamuno kaya ang Diyos kung ayaw niya ng katarungan? Bakit mo hinahatulan ang matuwid at makapangyarihang Diyos? Hindi ba't siya ang sumasaway sa mga hari at pinunong masama at walang kwenta? Wala siyang itinatangi sa mga pinuno at wala rin siyang pinapanigan, mayaman man o mahirap. Dahil silang lahat ay pare-pareho niyang nilikha.
Kahit ang taong makapangyarihan ay biglang mamamatay sa gabi nang hindi ginagalaw ng tao. Binabantayan ng Diyos ang lahat ng ginagawa ng tao. Walang madilim na lugar na maaaring pagtaguan ng masama. Hindi na kailangang tawagin pa ng Diyos ang tao upang humarap sa Kanya para tanungin at hatulan. Hindi na niya kailangang imbestigahan pa ang taong namumuno para alisin ito sa katungkulan at palitan ng iba. Sapagkat alam niya ang kanilang ginagawa, inaalis niya sila sa kapangyarihan at nililipol kahit gabi. Hayagan niya silang pinaparusahan dahil sa kanilang kasamaan. Ginawa niya ito dahil tumigil sila ng pagsunod sa kanya at binaliwala ang kanyang pamamaraan. Inaapi nila ang mga dukha at narinig ng Diyos ang paghingi ng mga ito ng tulong. Pero kahit na tumahimik ang Diyos at magtago, walang sino man ang makapagsasabing mali siya. Ang totoo, binabantayan ng Diyos ang tao at mga bansa para patigilin ang pamumuno ng mga hindi makadiyos na siyang bitag na pipinsala sa mga tao. Job, bakit ayaw mong lumapit sa Diyos at sabihin sa Kanya, "Nagkasala po ako, pero hindi na ako magkakasala pa." O, "Sabihin niyo sa akin ang kasalanan ko. Kung nagkasala ako, hindi ko na ito muling gagawin." Papaano sasagutin ng Diyos ang kahilingan mo kung hindi ka magsisisi? Ikaw ang magpapasya nito at hindi ako. Kaya sabihin mo sa akin kung ano ang pasya mo. Ang mga taong marunong at may pangunawa na nakikinig sa akin ay makapagsasabing ang mga sinasabi mo, Job, ay kamangmangan at walang kabuluhan. Dapat ka ngang lubusang subukin dahil nagsasalita kang gaya ng masamang tao. Dinadagdagan mo pa ang kasalanan mo dahil sa paghihimagsik mo sa Diyos. Minamasama mo't kinukutya ang Diyos sa harap namin. Ika-35 Kabanata. Sinabi pa ni Elihu, "Akala mo ba'y tama ka sa pagsasabing wala kang kasalanan sa harap ng Diyos? Pero tinatanong mo rin, anong pakinabang ko kung ako'y hindi gagawa ng kasalanan? Sasagutin kita, pati na ang iyong mga kaibigan. Tumingin ka sa langit at tingnan mo kung gaano kataas ang ulap. Kung magkasala ka, hindi iyon makakaapekto sa Diyos, kahit patuloy ka pang magkasala. Kung matuwid ka, ano naman ang kabutihang maibibigay nito sa Diyos? Ang maaapektuhan lamang sa ginagawa mong mabuti o masama ay ang iyong kapwa. Ang mga inaapi ay humihingi ng tulong na iligtas sila sa kamay ng mga makapangyarihang tao. Pero hindi sila tumatawag sa Diyos na lumikha sa kanila at nagbibigay ng kalakasan sa panahon ng paghihirap. Hindi sila lumalapit sa Diyos na nilikha silang higit na marunong kaysa sa mga hayop at ibon. At kung mananalangin sila, hindi sila sinasagot ng Diyos dahil mayayabang sila at masasamang tao. Tunay ngang hindi dinidinig ng makapangyarihang Diyos ang walang kabuluhang paghingi nila ng tulong. Job, lalo ka lang niyang hindi pakikinggan kung sasabihin mong hindi mo nakikita ang kanyang tulong nang idinulog mo ang iyong kalagayan at pinaghihintay ka lang. Sinabi mo rin na hindi nagpaparusa ang Diyos kahit galit siya at hindi niya pinapansin ang kasamaang ginagawa ng tao. Job, walang saysay ang sinasabi mo. Talagang malinaw na hindi mo alam ang iyong sinasabi. Ika-36 na Kabanata. Nagpatuloy pa si Elihu, "Pagtsagaan mo pa ako ng kaunti, dahil may sasabihin pa ako para ipagtanggol ang Diyos. Marami akong nalalaman at papatunayan ko sa iyo na ang Diyos na lumikha sa akin ay tama. Tinitiyak ko sa iyong hindi ako nagsisinungaling dahil ako nakausap mo'y tunay na marunong. Makapangyarihan ng Diyos pero wala siyang hinahamak. Nalalaman niya ang lahat ng bagay. Hindi niya pinapayagang mabuhay ang masama. At ang mga inaapi
ay binibigyan niya ng katarungan. Hindi niya pinapabayaan ang mga matuwid. Pinararangalan niya sila kasama ng mga hari magpakailanman. Pero kung sila'y pinahihirapan na parang ginagapos ng kadena, ipinapakita sa kanila ng Diyos ang ginawa nilang kasalanan na ipinagmamalaki pa nila. Ipinaririnig niya sa kanila ang kanyang babala at inuutusan silang tumalikod sa kasamaan. Kung susunod sila at maglilingkod sa kanya, buong buhay silang mamumuhay sa kasaganaan at kaligayahan. Pero kung hindi sila susunod, mamamatay sila sa digmaan na kapos sa kaalaman. Ang mga taong hindi makadiyos ay nagkikimkim ng galit sa puso. At kahit na pinaparusahan na sila ng Diyos, hindi pa rin sila humihingi ng tulong sa Kanya. Mamamatay silang kahiya-hiya habang bata pa. Pero sa pamamagitan ng mga paghihirap, tinuturuan ng Diyos ang mga tao. Natututo silang makinig sa Kanya sa pamamagitan ng mga pagdurusa. Inilalayo ka ng Diyos sa panganib at binibigyan ng kalayaan at kasaganaan at mapupuno ng masasarap na pagkain ang iyong hapagkainan. Pero ngayong nararanasan mo ang parusang nararapat sa masasama, hindi ka na makakaiwas sa katarungan. Mag-ingat ka, baka matukso ka sa kayamanan at mailigaw ng malalaking suhol. Makakatulong kaya sa iyong paghihirap ang mga kayamanan mo at kakayahan? Huwag mong hahanapin ang gabi, ang panahon ng kapahamakan ng mga bansa. Mag-ingat ka at huwag gumawa ng masama. Pinahihirapan ka para makaiwas sa kasamaan. Alalahanin mong ang Diyos ay tunay na makapangyarihan. Walang guro na katulad niya. Walang makapagtuturo sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin. At walang makapagsasabing nagkamali siya. Huwag mong kalimutang purihin ang kanyang mga ginawa gaya ng ginagawa ng iba sa kanilang pag-awit. Nakita ng lahat ang kanyang mga gawa, kahit tinitingnan ito mula sa malayo. Tunay na makapangyarihan ng Diyos at hinding-hindi natin kayang unawain ang kanyang kadakilaan. Kahit ang kanyang mga taon ay hindi natin mabibilang. Ang Diyos ang nagpapaakyat ng tubig mula sa lupa at ginagawa niyang ulan. Bumubuhos ang ulan mula sa ulap para sa mga tao. Walang nakakaalam kung paano kumakalat ang ulap at kung paano kumukulog sa langit kung saan nananahan ang Diyos. Masdan mo kung paano niya pinakikidlat sa kanyang paligid at kung paano nito pinaliliwanag hanggang sa dulo ng dagat. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, pinamumunuan niya ang mga bansa at binibigyan ng saganang pagkain ang mga tao. Hinahawakan niya ang kidlat at inuutosang tamaan ang sinumang nais niyang patamaan. Ang kulog ay nagpapahiwati na may bagyong paparating. Kahit mga hayop ay alam na ito'y darating. Ika-37 kabanata. Kumakabog ang dibdib ko dahil sa bagyo. Pakinggan ninyo ang dumadagundong na tinig ng Diyos na parang kulog. Pinakikidlat niya ang buong kalangitan at pinaaabot ito hanggang sa dulo ng mundo. Pagkatapos ay maririnig ang dagundong ng kanyang tinig na parang isang kulog. Hindi niya ito pinipigilan. Kagilagilalas ang dumadagundong na tinig ng Diyos. Gumagawa siya ng mga kahanga-hangang bagay, mga bagay na hindi natin kayang unawain. Inuutusan niya ang yelo na pumatak sa lupa, ganoon din ang ulan na bumuhos ng malakas, para ang tao'y makapagpahinga sa kanilang mga ginagawa at makapagbulay-bulay sa mga ginawa ng Diyos. Nagtatago ang mga hayop sa kanilang mga taguan at nananatili roon kapag may bagyo. Dumadating ang bagyo at ang hanging malamig mula sa kanilang taguan. Sa pamamagitan ng hininga ng Diyos, nabubuo ang yelo at nagiging yelo ang malalawak na bahagi ng tubig. Pinupuno niya ng tubig ang mga ulap at pinakikidlat ito. Sa kanyang utos, nagpapaikot-ikot sa buong mundo ang mga ulap.
ginagamit niya ang mga ito upang ituwid ang tao o ipadama ang kanyang pag-ibig. Job, pakinggan mo ito at pagbulay-bulayan ang mga kahanga-hangang bagay na ginagawa ng Diyos. Alam mo ba kung paano inuutusan ng Diyos ang ulap at kung paano siya nagpapakidlat mula rito? Alam mo ba kung paano lumulutang ang mga ulap? Ang lahat ng ito ay kahanga-hangang gawa ng Diyos na ang dunong ay walang hangganan. Ika'y pagpapawisan dahil sa mainit na hangin mula sa timog. Matutulungan mo ba ang Diyos na ilatag ang kalangitan at patigasin na parang tansong salamin? Kung matalino ka, sabihin mo sa amin kung ano ang dapat naming sabihin sa Diyos. Hindi namin alam kung paano kami mangangatwiran. Dahil kulang ang aming kaalaman, hindi ko gugustuhing makipagtalo sa Diyos dahil baka ako'y kanyang ipahama. Walang sino mang makakatitig sa araw na nagliliwanag sa himpapawid. Pagkatapos mahawi ng hangin ang mga ulap, mula sa hilaga, paparating ang Diyos na nagniningning na parang ginto, at ang kanyang liwanag ay kahanga-hanga. Hindi natin lubos na maunawaan ang makapangyarihang Diyos na napakadakila. Lubos siyang makatarungan, matuwid, at hindi nang aapi. Kaya iginagalang siya ng mga tao. Hindi niya pinapansin ang mga tao nagsasabing sila ay marunong. Nagsalita ang Panginoon. Ika-38 kabanata. Pagkatapos, sinagot ng Panginoon si Job mula sa ipo-ipo. Sinabi niya, "Sino ka na nag-aalinlangan sa aking karunungan? Ang mga sinasabi mo ay nagpapatunay lang na wala kang nalalaman. Humanda ka. Sagutin mo ang aking mga tanong. Nasaan ka noong nilikha ko ang pundasyon ng daigdig? Kung talagang may alam ka, sabihin mo sa akin, alam mo ba kung sino ang nagpasya ng magiging lawak ng pundasyon at sukat nito? Sino ang may hawak ng pundasyon ng mundo? At sino ang naglagay ng pundasyon na ito? Habang sama-samang umaawit ang mga bituin sa umaga at nagsisigawan sa tuwa ang lahat ng anghel. Sino ang naglagay ng hangganan sa dagat nang bumulwak ito mula sa kailaliman? Ako ang naglagay ng makapal na ulap at kadiliman bilang takip ng dagat. Nilagyan ko ng hangganan ng dagat, parang pintuang isinara at nilagyan ng trangka. Sinabihan ko ang dagat, hanggang dito ka lang at huwag kang lalampas. Hanggang dito lang ang malalaki mong alon. Minsan ba sa buhay mo, Job, ay nautusan mo ang umaga na magbukang liwayway para ang ningning nito ay lumiwanag sa buong mundo at mapatigil ang kasamaang ginagawa kapag madilim? At dahil sa sikat ng araw, ang daigdig ay malinaw na nakikita, katulad ng marka ng pantatak at lukot ng damit. Ang liwanag ay nakakapigil sa masasama dahil hindi sila makakagawa ng karahasan sa iba. Ikaw ba'y nakapunta na sa mga bukal na nasa ilalim ng dagat o sa pinakamalalim na bahagi ng dagat? Naipakita na ba sa iyo ang mga pintuan patungo sa lugar ng mga patay? Alam mo ba kung gaano kalaki itong mundo? Sabihin mo sa akin kung alam mo ang lahat ng ito. Alam mo ba kung saan nanggaling ang liwanag at dilip at kaya mo ba silang pabalikin sa kanilang pinanggalingan? Oo nga pala, alam mo ang lahat ng ito dahil ipinanganak ka na bago palikhain ang mga ito at matagal na panahon ka nang nabubuhay. Nakapunta ka na ba sa lugar na pinanggagalingan ng niyebe o ulan na yelo? Ang mga yelong ito'y inihahanda ko para sa panahon ng kaguluhan at digmaan. Alam mo ba ang daan patungo sa lugar na pinanggagalingan ng kidlat o sa lugar na pinanggagalingan ng hanging silangan? Sino nga ba ang gumawa ng dadaanan ng ulan at ng bagyo? Sino nga ba ang nagpapadala ng ulan sa disyerto, sa lugar na walang nakatirang tao? Sino ang nagpapadala ng ulan sa ilang para tumubo ang mga damo? Sino ang ama ng ulan, ng hamog, at ng yelong mula sa langit? Ang tubig ay nagyayelo na kasing tigas ng bato,
pati na ang itaas na bahagi ng dagat. Kaya mo bang talian o kalagan ng tali ang grupo ng mga bituin na tinatawag na Pleiades at Orion? Mapapatnubayan mo ba ang mga bituin na lumabas sa tamang oras? Maituturo mo ba sa grupo ng mga bituin tinatawag na malaki at maliit na oso ang kanilang daan? Alam mo ba ang mga tuntuning umiiral sa kalangitan? Ito kaya'y mapapairal mo rito sa mundo? Mauutusan mo ba ang ulap na umulan? Mauutusan mo ba ang kidlat na kubislap? Mapapasunod mo kaya ito? Sino ang nagbibigay ng karunungan at pangunawa ng tao? Sinong napakarunong ang makakabilang ng mga ulap? Sinong makakapagbuhos ng tubig mula sa langit upang ang mga tuyong alikabok ay maging buo-buong putik? Maihahanap mo ba ng pagkain ang mga leon para sila ay mabusog habang sila'y nagtatago sa kanilang lungga o sa maliliit na punong kahoy? Sino ang nagpapakain sa mga uwa kapag sila'y nagugutom? At kapag ang mga inakay nila'y humihingi ng pagkain sa akin? Ika-39 na kabanata. Alam mo ba kung kailan nanganganak ang mga kambing gubat? Nakakita ka na ba ng usa na nanganganak? Binibilang mo ba ang mga buwan ng kanilang pagbubuntis hanggang sa sila ay manganak? At alam mo rin ba kung kailan sila manganganak? Nakayukyok sila't nagtitiis ng hirap hanggang sa makapanganak. Paglaki ng kanilang mga anak sa kagubatan, umaalis sila at hindi na bumabalik. Sino ang nagpalaya sa asnong gubat? Ibinigay ko sa kanya ang ilang para kanyang tirhan. Pinatira ko siya sa lupaing pinabayaan. Lumalayo siya sa maingay na bayan at ayaw niyang siya ay mapaamo. Paikot-ikot siya sa mga kabundukan para maghanap ng sariwang pastulan. Mapagtatrabaho mo ba ang bakang gubat? Mapapanatili mo kaya siya sa kanyang kulungan kung gabi? Matatalian mo kaya siya at mapag-aararo sa iyong bukid? Makakaasa ka kaya sa lakas niya para gawin ang mabibigat na gawain? Maaasahan mo kaya siyang tipunin at hakutin ang iyong ani papunta sa giikan? Napakagandang tingnan ng pakpak ng malaking ibon kapag ito'y pumapagaspas. Pero hindi nito mapantayan ang ganda ng pakpak ng tagak. Iniiwanan ng malaking ibong ito ang kanyang mga itlog sa lupa para mainitan. Hindi siya nag-aalalang baka matapakan ito o madaganan ng mga hayop sa gubat. Malupit siya sa kanyang mga sisiw, parang hindi kanya kung ituring. Hindi siya nag-aalala na ang pinaghirapan niya ay mawawalan ng kabuluhan, sapagkat hindi ko siya binigyan ng karunungan at pangunawa. Pero kapag tumakbo na siya, tinatawanan niya ang kabayo at ang sakay nito. Job, ikaw ba ang nagbibigay ng lakas sa kabayo? Ikaw din ba ang naglagay ng kanyang kiling? Ikaw ba ang nagpapalukso sa kanya gaya ng isang balang at nagpapatakot sa mga tao kapag siya ay sumisinghal? Kumakahig siya sa lupa na parang ipinagmamalaki ang kanyang lakas. Pagkatapos ay tumatakbo siya papunta sa digmaan. Wala siyang kinatatakutan, ni hindi siya natatakot sa espada. Kumakalansing at kumikislap ang mga sandata ng sumasakay sa kanya. Lumilipad ang alikabok sa bilis ng kanyang pagtakbo. Hindi na siya mapigilan kapag tumunog na ang trumpeta. Sumisinghal siya kapag naririnig ang trumpeta. Naaamoy niya ang digmaan kahit sa malayo. At naririnig niya ang ingay ng digmaan at ang sigaw ng mga commander. Ikaw ba ang nagtuturo sa lawin na lumipad at pumunta sa timog? Ikaw ba ang naguutos sa agila na lumipad at gumawa ng kanyang pugad sa mataas na dako? Nakatira ang agila sa mataas na bato. Ang matarik na lugar ang kanyang taguan. Mula roon naghahanap siya ng madadagit, kahit ang malayo ay naaabot ng kanyang paningin. At kapag may nakita siyang bangkay, ay pinupuntahan niya, at ang dugo nito ang iniinom ng kanyang mga inakay.
ika-apatnapung kabanata. Sinabi pa ng Panginoon kay Job, "Magkikipagtalo ka ba sa akin na makapangyarihang Diyos? Sinasabi mong nagkamali ako. Ngayon, sagutin mo ako." Kaya sinagot ni Job ang Panginoon, "Hindi po ako karapat-dapat na sumagot sa inyo. Tatahimik na lang po ako. Marami na akong nasabi, kaya hindi na po ako magsasalita." Muling sinabi ng Panginoon kay Job mula sa ipo-ipo, "Ihanda mo ang iyong sarili at sagutin mo ang mga tanong ko. Gusto mo bang patunayan na mali ako para palabasin na ikaw ang tama? Ikaw ba'y makapangyarihang tulad ko? Magagawa mo bang parang kulog ang tinig mo na katulad ng sa akin? Kung magagawa mo iyan, patunayan mo na ikaw nga'y makapangyarihan, marangal at dakila. Ipakita mo ang matindi mong galit sa taong mayayabang at ibagsak sila. Uwasakin mo ang taong masasama sa kanilang kinatatayuan. Ilibing mo silang lahat sa lupa, sa lugar ng mga patay. Kapag nagawa mo ang mga ito, ako ang pupuri sa iyo at tatanggapin ko na may kakayahan kang iligtas ang iyong sarili. Tingnan mo ang hayop na behemoth. Nilalang ko rin siya katulad mo. Kumakain ito ng damo na tulad ng baka, pero napakalakas nito at napakatibay ng katawan. Ang buntot niya'y tuwid na parang kahoy ng sedro, at ang mga hitay matipuno. Ang mga buto nito'y kasintibay ng tubong tanso o bakan. Kahanga-hanga siya sa lahat ng aking nilalang, pero ako naman nilikha niya ay hindi niya matatalo. Nanginginain siya sa mga kabundukan habang naglalaro ang mga hayop sa gubat malapit sa kanya. Nagpapahinga siya sa matitinik na halamang natatabunan ng talahib. Ang mga halamang matinik at ang iba pang mga punong kahoy sa tabi ng batis ay nagiging kanlungan niya. Hindi siya natatakot. Kahit na rumaragasa ang tubig sa ilog, tahimik pa rin siya. Kahit halos natatabunan na siya ng tubig sa ilog ng Jordan. Sino ang makakahuli sa kanya sa pamamagitan ng pagbulag sa kanya? Sino ang makakabitag sa kanya at makakakawit sa ilong niya? Ika-41 kabanata. Job, mabibingwit mo kaya ang dragon na Leviathan? Matatalian mo kaya ang nguso niya ng lubid? Matatalian mo ba ng lubid ang ilong niya? O mailalagay mo kaya ang kawil sa kanyang panga? Kapag nagawa mo iyon, makikiusap kaya siyang lagi sa iyo na pakawalan mo siya? O di kaya'y magmakaawa siya sa iyo? Makikipagkasundo kaya siya sa iyo na magpapaalipin habang buhay? Magagawa mo kaya siyang parang alagang ibon? O maibibigay mo ba siya sa iyong mga anak na babae para kanilang laruin? May negosyante kayang bibili sa kanya at hihiwa-hiwain siya para ipagbili? Tatalaban kaya ng matulis na sibat ang kanyang ulo o balat? Kapag hinawakan mo siya, maaalala mo kung gaano ito kahirap hulihin at masasabi mong hinding-hindi ka nauulit. Walang saysay ang mga pagsisikap na hulihin siya. Dahil makita mo pa lang siya'y maduduwag ka na. Kung sa kanya nga'y walang mangangahas gumambala, sino pa kayang mangangahas na lumaban sa akin? Sino ang makapagsasabing may utang na loob ako sa kanya? Ang lahat dito sa mundo ay akin. Sasabihin ko pa sa iyo ang tungkol sa katawan ng Leviathan at kung gaano siya kalakas at kamakapangyarihan. Sinong makakatuklap ng kanyang balat o makakatusok nito? Sino ang makakapagpabuka ng kanyang bunganga? Ang mga ngipin niya'y nakakatakot. Ang likod niya'y may makakapal na kaliskis na parang panangga na nakasalansan. Sobrang dikit-dikit na ito na kahit ang hangin ay hindi makakalusot at walang makakatuklap nito. Kapag sumisinga siya, may lumalabas na parang kidlat at ang kanyang mga mata ay mapula na parang bukang liwayway. Bumubugas siya ng apoy at umuusok ang ilong na ang usok ay parang nagmumula sa kumukulong palayok na may nagliliyab na panggatong.
Ang hininga niya'y makapagpapabaga ng uling dahil sa apoy na lumalabas sa kanyang bunganga. Nasa lieg ang kanyang lakas. At ang makakita sa kanya ay kinikilabutan. Kahit ang kanyang mga laman ay siksik at matitigas. Matigas din ang puso niya, kasintigas ng gilingang bato. Kapag siya'y tumayo, takot na takot pati ang mga makapangyarihang tao. Walang espada, sibat, pana o palasong makakapanakit sa kanya. Para sa kanya, ang bakal ay kasinlambot lang ng dayami. At ang tanso ay para lang bulok na kahoy. Hindi niya iniilaga ng mga pana. Ang mga batong tumatama sa kanya'y nagiging parang mga ipalang. Ang mga kahoy na ipinapalo ay parang mga dayami lang sa kanya. At pinagtatawanan lang niya ang mga humahagibis na sibat na isinisibat sa kanya. Ang tiyan niya'y may mga kaliskis na matalim na parang mga basag na bote. Kaya kapag gumagapang siya sa putik, nag-iiwan siya ng mga bakas. Kinakalawkaw niya ang dagat hanggang bumula na parang kumukulong tubig sa palayo o kumukulong langis sa kaldero. Ang tubig na kanyang dinadaanan ay bumubula, parang puting buhok kung tingnan. Wala siyang katulad dito sa mundo. Isa siyang nilalang na walang kinatatakutan. Minamaliit niya ang lahat ng mayayabang na hayop. Siya ang hari ng lahat ng mababangis na hayop sa gubat. Ika-42 kabanata. Sinabi ni Job sa Panginoon, "Alam ko pong magagawa niyo ang lahat ng bagay, at walang sino mang makapipigil sa inyo. Ako po'y tinanong niyo kung bakit ako nag-aalinlangan sa inyong karunungan, gayong wala naman akong nalalaman. Totoo pong nagsalita ako ng mga bagay na hindi ko naiintindihan at mga bagay na hindi ko lubos maunawaan. Nakipag-usap po kayo sa akin at sinabi niyong makinig ako sa inyo at sagutin ko ang mga tanong ninyo. Noon ay naririnig ko lang po sa iba ang tungkol sa inyo. Pero ngayon ay nakita ko na kayo. Kaya ako ay nahihiya sa lahat ng sinabi ko tungkol sa inyo. Ako po ngayon ay nagsisisi sa pamamagitan ng pag-upo sa abo at alikabok." Ang katapusan. Pagkatapos sabihin ng Panginoon kay Job ang mga bagay na ito, sinabi niya kay Eliphaz na taga-Teman, "Galit ako sa iyo at sa dalawa mong kaibigan, dahil hindi ninyo sinabi ang katotohanan tungkol sa akin, katulad ng ginawa ni Job na aking lingkod. Kaya ngayon kumuha kayo ng 7 toro at 7 lalaking tupa at dalhin ninyo kay Job at ialay ninyo sa akin bilang handog na sinusunog para sa inyong sarili. Si Job ay mananalangin para sa inyo at sasagutin ko ang kanyang panalangin at hindi ko kayo parurusahan ng nararapat sa inyong kamangmangan. Hindi nga ninyo sinabi ang katotohanan tungkol sa akin katulad ng ginawa ni Job na aking lingkod." Kaya ginawa ni na Eliphaz na taga Teman, Bildad na taga Shua, at Zophar na taga Naama ang iniutos ng Panginoon sa kanila. At sinagot ng Panginoon ang dalangin ni Job. Pagkatapos maipanalangin ni Job ang kanyang mga kaibigan, muli siyang pinaunlad ng Panginoon at dinoble pa niya ang dating kayamanan ni Job. Lahat ng kapatid niya at mga kaibigan noon ay nagpunta sa kanya at nagsalo-salo sila sa kanyang bahay. Inaliw nila si Job sa kahirapang pinasapit sa kanya ng Panginoon at bawat isa sa kanila'y nagbigay kay Job ng pera at gintong singsing. Sa gayoy lalong pinagpala ng Panginoon ang mga huling araw ni Job nang higit pa kaysa sa dati. Binigyan siya ng Panginoon ng 4,000 tupa, 6,000 kamelyo, 1,000 pares ng baka, at 1,000 babaeng asno. Binigyan din siya ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Ang panganay niyang babae ay si Jemima. Ang pangalawa ay si Keziah. At ang pangatlo ay si Keren Hapok. Walang babaeng mas gaganda pa kaysa sa kanila sa buong lupain. Binigyan sila ni Job ng mana katulad ng kanilang mga kapatid na lalaki.
Pagkatapos nito'y nabuhay pa si Job ng 140 taon. Nakita pa niya ang kanyang mga apo hanggang sa 4th na salinlahi. Matandang-matanda na si Job nang siya ay namatay.